ay grabe ibang klase. Siya ang magpapaliwanag kung paano marami naging milyonaryo dito sa ImGlobal. Yes. Siya ang magpapaliwanag kung paano kumita ng pera sa ImGlobal. Yes. Okay? Yeah. Ang nakakatuwa dito, actually ang pagkakalam ko, classmate mo to. Yes, college classmate ko po siya. Correct. And naalala ko, students pa lang po kami noong na-invite ko siya dito. Mga part-timers lang po kami. Parang joke-joke lang, no? Pina-part-time lang. Hindi ko akalain, partner, na in 3 years time, nilabas niya po yung kanyang third car. Sa Inglobal. So meaning, yung taong magpa-explain dito, alam niyo po, 3 years pa lang siya sa company, pero yung sasakyan na tatlo din. Yes. Tatlo din. So meaning to say, every year, nagdadagdag ng sasakyan. Grabe. So meaning, ilang taong ano partner, if you don't mind? 18 partner. 18. Yun ang dito to. 18. Ang speaker po natin, may tatlong sasakyan. Kaedad ng, yes, ng partner ko. He is 24 years old. Correct. Tapos may tatlong sasakyan. First car niya, partner, Toyota Innova. Brand new Toyota Innova. Tapos yung pangalawa, Elantra. Pangalawa, brand new Hyundai Elantra. Ito, mainit-init pa. Yes. Kahapon lang ata nilabas yun eh. Actually po, naandito yung nagbenta. Nakikita yes. ko eh. San ba yun? Kalahin nga dyan. Pwede yung pataas ang kamay na nagbenta? Yung taga wala sa likod, nandito sa gitna. Ayun. Tapos yung kamay, sir. Ayan. Ayan. Nice one. Grabe. Palakpakan naman natin. Bali mong palakpakan natin. Diba? Nakakatuwa talaga kasi, meaning to say, yung nakita natin na opportunity sa ImGlobal, wala kang pinipiling edad. Yes, correct. Mapabata, matanda, basta kung gusto mo mabago ang buhay ng pamilya mo, makinig correct. Ka. Okay. Okay? Handa na ba kayo? Yes! Ay, partner, walang kaino energy. Handa na ba kayo? Yes! Yan. Yan. Ang speaker natin is a part of Millionaire Circle member. Yes, Millionaire Circle member. Global ambassador. Grabe. Yeah. And umiikot na din to, partner. Speaker rin ng grupo natin. Yes. So, speaker rin na rin ng company. And top din siya. One of the top 20 ng ating group. Iman Dragon. Yes. Okay. So, hindi na natin patatagalin, partner. Sige. Okay. I-introduce na natin to. Para marinig nyo na. Marinig na natin lahat. Okay. Dito yung ating traditional welcoming. Alam nyo ba ba? Naalala nyo ba ba? Okay. So, sige. Okay. 1 million! Mahina. Man. Nako. Hina, no? Sana yung kanina. Yung hindi lalabas to kung talagang yung energy natin hindi sumasabog eh. Oo, oh, kailangan mo sasabog yung sabog building. Sabog talaga eh. Hindi, subukan ko ha. Ako magtatanong. Okay, nga, partner, ang sige. Di magpa-participate, alam na nila mangyayari. Ano? Papaalam na. Kaya tingnan na lang natin hindi mag-participate ha. Maawa kayo sa pamilya nyo. Okay, eto na partner ha. Oh, sige nga. 1 million! Kailangan pang takutin eh. Okay, 2 million! Yan. Hey partner, kulang pa din eh. Kulang pa din? Oh, feeling ko pag sa akin to mas malakas. Sige na. Hinahamon ako nito ah. Nakita niyo, makita niyo. Sige, 1 million! Yun, okay. Ano, nakakahiya? Para ganito, parang walang away, sabay na lang tayo. Sige, yun. Mas okay. Maganda. Okay, sige. Sabay, okay. 1, 2, 3! 1 million! Yan. 2 million! 3 million! At milyong-milyong palakpak para kay Don Christian Aquino! Ako, grabe, laksi palakpak nyo! Good morning! Grabe, ang dami. Magaling ba si Joey and Jason? Milyon-milyon palakpak para kay Joey and Jason. Grabe. Sa tansya ko po dito, parang kaya nating punuin yung Araneta. Anyway, pwede ko po ba makita sino yung mga first time maka-attend dito sa Alliance in Motion Global? Sige o, taas nyo, higher. Bibilangin na yung papakainin. O ba't dumami? Sige o, taas nyo kamay, taas nyo kamay. Yan, palakpakan naman natin yung mga first timers. Grabe, ang dami, meron pa dito sa stage. Anyway, ladies and gentlemen, I do believe yung pag-upo mo dito may reason kung bakit nandito ka. Bakit po? Before, nung na-invite po ako dyan, okay lang ba magkwento? Kasi po, way back 4 years ago, almost 4 years ago, na-invite lang din po ako sa gantong klaseng seminar. Dito mismo sa lugar na to. Yung upuan ko po dito, yan yung kinaupuan ni ate. Dyan. Tama? Nakakayaman yan. Palakpakan naman natin.
Okay? Anyway, paano ako na-invite? Ladies and gentlemen, pwede ko po bang malaman paano kayo na-invite? Mga first time. Meron po ba dito sinabihan na kakain lang? Birthday party. Meron, wala naman. So, maayos ang invitation sa inyo. Kasi ako po yung tipo ng tao na sobrang hirap imbitahin. Bakit? Kasi ayoko mag-aata ng seminar. Tama? Bakit? Pag sinabing seminar, ano papasok sa isip nyo? Sige po, ano? Boring, ano pa? Nakakaantok. Sige, labas nyo lahat ng sama ng loob nyo. Ano pa? Nakagutom. Yan. Lalo na ako. Nung na-invite po ako dito sa ganitong klaseng seminar, estudyante po ako, fourth year college nursing. Tandang-tanda ko po yung time na yon na sinabihan ako ng classmate ko na seminar. Lahat po ng dahilan, sinabi ko na, huwag na lang ako maisama. Tama ko? Oh, bakit? Kasi ang dami po pa sa isip. Ko eh. Nakakaantok, boring, pangit yung speaker, tama? Lahat na yan inisip ko. That's why sobrang dami kong reason hanggang sa naubusan na lang ako ng dahilan. At the same time, meron siyang magic word na sinabi sa akin. Nung sinabi niya yung magic word na yun, grabe mo. Kahit ayaw umatin, napasama niya ako eh. Magic talaga eh. Gusto niyo malaman ka ni magic word? Yes! Yung magic word na yun, nung sinabi niya sa akin, hindi ko talaga siya natanggihan. Gusto niyo malaman ka ni magic word? Yes! Yung pong magic word na yun, nung sinabi niyo sa akin, hindi ko talaga siya natanggihan. Ulit-ulit. O, ito na. Alam niyo, ano yung magic word? Sabi niya sa akin, Dan, sumama ka lang sa akin. Ililibre kita. Oh, libre. Sama, hindi. Sama. Eh, wala po yung pera that time. Ako po estudyante. Ang allowance ko po, 100 per day. Bumabiyahe po ako mula may gawain hanggang Pasay. Imagine niyo, yung 100 po na yung pamasahe ko lang. Tama, nabubuhay po ako sa kanin tsaka sa maraming sabaw. Alam mo yun, bakit ito? Totoo. Hindi po kami ganun kayaman. Tama? So that time, wala po akong pera. Ang habol ko lang, yung libre. Susumama po ako. Alam kong seminar expected ko. Pero hindi ko po ina-expect na may palakpakan. Tama? Pagpasok ko dyan, oh, pinaupo na ako sa harap tapos 1,000,000. Oh. Nakaka-culture shock talaga. Na-culture shock ka ba? O, feeling ko parang magpapalit na ako na reunion eh. Ano kayang kulto to? Kabado-kabado po ako. So, yun ha. Nagsalita na yung mga speaker which na expected ko naman. In fairness sa mga speaker, sobrang gagaling nila. Ang gugwapo. Tama? Parang lalaki yung nag-use ha. Sabi tayo talo ha. Tama? So, in fairness po sa kanila, ang gagaling. Tama? Nagsimula po yung seminar ng alas 4. Nakauwi po ako that time, alauna ng madaling araw. So, alam niyo na kung oras matatapos yung seminar. So, madaling salita, natopo na po ako dyan. Ang gagaling po ng speaker. Ladies and gentlemen, sa sobrang galing nila, good news po, wala akong naintindihan. Tama? Alam niyo kung bakit? Kasi oh, hindi naman yung seminar yung pinapakinggan ko eh. Ang pumapasok sa isip ko, kung anong oras matatapos yung seminar. Di, parang kayo. Ganyan-ganyan po ako that time. Hindi lang yun. Lagi kong iniisip yung sinabi niya sa akin na magic word, yung libre. Iniisip ko kung saan eh. McDonald's kaya? Jollibee kaya? Tama? Ang dami ko iniisip. May extra rice kaya? Gutom na ako eh. Tama? So, inihintay ko lang kung anong oras matatapos yung speaker. Ladies and gentlemen, nakauwi po ako, ganun nga. In fairness, nilibre niya naman ako. Oh, pagkabigay niya sa akin ng isang mamon tsaka isang sesto, umuwi na ako. Grabe, mamon tsaka sesto, dinayo ko dito sa Ortigas. So medyo masama yung loob ko that time. Umuwi po ako, back to normal yung buhay ko. Back to normal, isang linggo pumasok po ako sa classroom. Tama? Pero meron po akong kasabay na klase. Estudyante, kaklase ko. Kasabay ko ho na nag-attend ng seminar. Tama? Nung week na lumipas na yon, nagkikita kami. Normal naman siya eh. Nangungapya pa nga sa akin minsan eh. Nag-aaral din, papasok kami sa hospital, nag-duty kami. Kaya lang after 1 week, isang araw, bigla na lang siya lumapit sa akin and ibang-iba yung aura niya. Alam niyo, aura niya, para siyang nanggigigil. He was very excited. Lumapit siya sa akin, tumatakbo siyang ganyan. Sabi sa akin, Dan, may papakita ko sa'yo. May binamagayway po siyang cheque. Tama, papalapit siya sa akin ganyan. Tapos ang unang-una kong tinignan, yung cheque. Pagkakita ko ng cheque na ganyan, tandang-tanda ko po yun. Kulay blue yung cheque. Nakalagay BDO. Alam niyo kung magkano nakalagay? 12,000 pesos only. Nanlaki yung mata ko eh. Kahit singkit yan. Pero excuse me po, hindi po ako mukhang pera. Pero gusto ko ng 12,000.
Sino po ba sa inyo ayaw? O lahat tayo? Gusto, mga mukhang? Nagusante. Aminado kayo lahat eh. Mukhang nagusante lang. So ladies and gentlemen, nung nakita ko po yung check-in, nakalagay yung pangalan niya, isa lang po yung pumasok sa isip ko. Isa lang yung tinanong ko sa kanya, sabi ko sa kanya, paano mo to nagawa? Paano mo to kinita? Tama? Kasi oh, nung linggong yun, pumapasok naman siya. Normal yung buhay niya. Pero pares lang kami ng ginagawa, pero oh, siya, merong 12,000 pesos. Ako wala. Isang dahil, meron. Tama? So tinanong ko sa kanya, paano mo to ginawa? Paano mo to kinita? Alam niyo sagot niya sa akin? Alam mo, Dan? Hindi ka kasi nakinig. Sabi ko saan? Sa seminar. Anong seminar? Nakalimutan ko na eh. Tama? Sabi niya, dun sa Ortigas yung inatenan natin sa 7th floor. Tama? Alam niyo po, nung sinabi niya yung salitang yun, kinabukasan, binalikan ko po agad yung seminar. Di na ako naghanap ng dahilan. Kinabukasan, binalikan ko, ako lang ho mag-isa. And that time, pag-upong-pag-upo ko, second timer na ako. Pag-upong-pag-upo ko, natapos yung seminar, and ladies and gentlemen, naintindihan ko po siya ng sobra. Tama? That's, yun po yung reason kung ba't ako nagtaka. Sabi ko, bakit nung una ako umupo, ba't di ko naintindihan? Ba't ngayon parang ang ganda-ganda niya? Tama? Tinanong ko sa kanya, bro, bakit ang ganda pala nitong seminar? Bakit hindi ko naintindihan nung unang attend? Alam mo, sabi niya sa akin, Dan, yung pinakinggan natin ng first day, at saka ngayon, parehas na parehas lang. Ang pinagkaiba lang, nung unang attend mo, sarado utak mo. Ngayon, open-minded ka na. Ladies and gentlemen, ganun po pala yun. Oh. Kahit gano'ng kaganda nang ipepresent po natin ngayon dito sa harap ninyo, kung nananatili pong galit at puot yung pinapairin sa mga nag-invite sa inyo, hindi nyo ito maintindihan. Promise. Tama? Yun po yung nangyari sa akin na second time naintindihan ko na. And to make the long story short, yun po yung reason kung bakit po nagbago yung buhay ko. Nung nakaupo po ako dyan, ako po ay 21 years old. Ngayon po, 24 pa lang po ako. 24. Hindi man lang ako nagkaedad, tama? And grabe po yung transition ng buhay namin. Nagsimula po sa panghihingi ng alawan sa magulang ko, tama? Nagsimula pong namamasahe. Ladies and gentlemen, hanggang ngayon po, hindi pa rin po ako makapaniwala doon sa pagbabago ng buhay na nangyari sa amin because of Alliance in Motion Global. Sige po, tuloy niyo palakpak niyo. Ito nakikita niyo sa harap, last Friday lang ho yan. Last Friday, actually, napadaan lang kasi ako doon sa Fort Balintawak. Out of nowhere, napadaan lang po ako, dala-dala ko yung Elantra. Tapos nakita ko may bago silang labas, Ford Ranger. Tama? Nakita ko, Friday, nailabas siya. Bilis nga ng pangyayari. Anyway, pangarap ko po was ito, yung Ford Ranger. Wala pang Ford Ranger, nangarap na ako ng malaking sasakyan. Kaya lang po, that time, pangarap lang siya. Tama? Pero ngayon, reality. Matanong ko lang po, may mga pangarap po ba kayo? Yes! Kumusta mga pangarap nyo? Power na power eh, no? May mga pangarap ba kayo? Yes! Kumusta pangarap nyo? Anong pangarap? Guys, one reason, lahat tayo may pangarap. Pero ang tanong, kung ang pangarap mo is nasa 100%, kung ito pangarap mo, nandito ka ngayon, sino po sa inyo at least nandito na sa kalahati? Sige po. Meron ba? One fourth. One fourth. Meron na ba? Wala pa rin. Bawasan ba natin? 1/8. Wala pa rin. O negative. Negative na dami. Tama? One reason kung bakit natin kinakalimutan yung mga pangarap natin because hindi po natin alam kung paano siya makukuha. Tama po ba? Ako, 3 years ago may pangarap lang din po ako. Ang pangarap ko, grabe, syempre ako kabataan. Syempre nangarap ako ng magandang bahay, magandang sakyan, makatulong sa mga magulang. Ladies and gentlemen, lahat po yung pangarap ko. Kaya po ako nag-nurse. Tama? Pinag-nurse ako ng tatay ko, anak, mag-aral ka na mabuti, kunin mo nursing. Kasi pag nakagraduate ka, pumunta ka ng abroad, lahat ng gusto mo, mabibili mo. Totoo po ba yun? Ha? Sino po mga nurse dito? Ayan, dami ah. Isa lang. Ako lang pala. Anyway, kaya po ako nag-nurse. Kasi yung mataas pangarap ko. Ang dami pong nag-abroad, ang dami Pinay na nag-abroad. So ako din po, gusto ko mag-abroad. Kasi yun yung alam kong paraan para maabot yung mga pangarap ko. Tama po ba?
And then, nag-nurse po ako. Good news, nung fourth year college na po ako, nagtanong-tanong ako, mga nauna sa akin, bro, kamusta na yung ano mo? Kamusta na yung trabaho mo? Tanong, may trabaho ba? Wala, karamihan ako, call center agent. Yun po yung reason, dun po ako nagtaka. Sabi ko, ba't ganun? Nag-nursing ako, apat na taon, eh. Imagine mo, apat na taon plus one year para sa board exam. Kaya lang, oh, ang hirap pala humanap ng trabaho. Tama? So, dun po ako medyo nagtaka, medyo kinabahan na. Tama? Bakit po? Isang reason bakit tayo pinag-aral ng magulang natin is because kailangan makatulong tayo sa kanila. Tama? Pinag-aral tayo ng parents natin, hindi naman para sa atin lang eh. Para maibalik natin sa kanila. So, dun po ako nagtaka, dun ako natakot. Kasi paano ko maaabot yung pangarap ko, pati pangarap ng magulang ko, kung yung sasahurin ko, kulang pa para sa akin. Tama? So, saktong-sakto, syempre, dinaan ko na lang sa panalangin, Lord, bigyan mo ako ng opportunity. And yun po yung naging dahilan ng pagkakaimbita sa akin dito. Na-invite ako dito, yun lang po yung prayer ko. So, ladies and gentlemen, okay lang po ba yung nakita ko almost 4 years ago, ipakita ko sa inyo parehas na parehas? Okay lang ba? Okay lang? Mukhang gutom na kayo. Okay lang, pakita ko sa inyo. Bakit po? Kasi po, ramdam na ramdam po namin yung susunod na magiging milyonaryo manggagaling ho sa batch na to. Ramdam na ramdam namin yan. Ha? Siyempre, yung magiging milyonaryo po napalakpak. Sige nga, palakpak! Yan. Okay. Simulan na natin. Ito po yung sinabi ng speaker sa akin. Sabi niya, kasi hindi po ako naka-program para sa ibang bagay. Ang program sa akin, ang mindset ko, mag-nurse, magtrabaho. Tama po ba? So sabi ng speaker, dito po ako na open mind. Sabi ng speaker, at the age of 25 daw, kailangan meron na ako stable job. Tama po ba? At the age of 25. At the age of 65, may trabaho pa po ba? Wala na. Tama? Wala na trabaho. Ang tawag dito retirement age. So meron tayong 40 years para magtrabaho at maabot natin yung mga pangarap natin. Ako po that time is 21 years old. So sabi ko, dapat 25, may stable job na ako. Hindi ako nakaprogram mag-business. Ang program sa akin, magtrabaho. Okay, at the age of 65, wala ng trabaho. So 40 years, ang tanong, pagtungtong mo ng 65, at the age of 65, may kita ka pa ba? Kasi, retired na, tama? Pero ang tanong, yung expenses mo, tuloy-tuloy pa ba? Yes, habang naliligo ka, kumakain ka, tama? Habang nabubuhay ka, lahat po yan expenses. Ang tanong, paano mo mababayaran yung expenses mo kung wala na pumapasok? Ang sabi ko, kasi meron naman akong marireceive na retirement benefit, tama? Anong tawag doon? Pension, meron naman. Ito yung tanong niya sa akin, ano mas malaki? Yung pension mo o yung kinikita mo sa loob ng 40 years? Ano po mas malaki? Yung kinikita sa loob ng 40 years. Ito yung sinabi niya sa akin. Imagine mo, sinanay ka na malaki kinikita mo sa loob ng 40 years, tapos biglang bababaan. Tama? So talagang mahirap ba yun? Sabi ko sa kanya, bakit may matatanggap naman akong retirement benefit? Yung tinatawag na? Yung million? Ha? Lamsam. Ayan. Meron akong matatanggap na ganyan. And karaniwan ng mga Pilipino, dun unang nakakahawak ng million. Tama ba? So sabi ko, meron naman ako matatanggap na 1 million eh. At the age of 65 eh. Ngayon, kung meron kang 1 million, tuloy-tuloy expenses mo, tapos yung pension mo maliit na, pwedeng mabawasan? Pwedeng mabawasan? Pwedeng maubos? Pwedeng maubos. Ang tanong, anong gagawin mo para hindi maubos? Mag? Mas malakas, mag? That time, ako ho, wala po akong maisagot. Kasi hindi ako business-minded. Tama? Sabay-sabay ng speaker, kahit pala hindi ka business-minded, sa ayaw at sa gusto mo, mag-negosyo ka rin pala. Tama? Bakit pinintayin mo pa na mag-65 ka? Tama po ba? So sabi, ito po yung sinabi ng speaker, kaya ayaw ng mga Pilipino mag-business kasi merong risk. O, bukod sa puhunan. Merong tinatawag na risk. Pwedeng mag-boom, pwedeng bumagsak, pwedeng malugi. Tama? Okay. Tingnan natin dalawang senaryo. What if nag-take ka ng risk at the age of 65 para hindi maubos yung million mo, nag-negosyo ka.
Tama? Noong nag-business ka, good news nag-boom, yumaman ka after 5 years. After 5 years ng business mo, yumaman ka. Ilan taong ka na nun? 70. Tsaka nakabili ng kotse, nakabili ng bahay, nakapasyal sa abroad. Ang tanong, may enjoy niyo pa po ba? Ha? Hindi na, no? Ako po, grabe yung pangarap ko. Simple lang naman yung pangarap ko. Yung pangarap ko lang po, makapunta ng abroad, makasakay ng mga rides, roller coaster. Di ba ang ganda ng ride sa abroad? Makahawak ng snow. Noong tinignan ko to, 70 years old. Tapos magra-rides ako. Baka pag-ikot na, malilubos tiso ko. Asya na yun? Na-misplace ko pa. Di ba? Eh, tinitingnan ko yung mga lola ko, dito pa lang, pag madaling araw, sumasakit yung mga tuhod nila. Sabi ko, dun pa, eh, snow doon. Di ba, lalong sasakit. Ang tanong, may enjoy nyo pa po ba? O ngayon, summer. At age of 70, since may pera ka na, yumaman ka, nakakapag-burakay ka na. Di ba? Tanong, may enjoy nyo pa ba? Baka habulin ka ng plancha doon eh. Uy, lukot yung balat. Biro lang ko ah. Biro lang. So, yumaman ka man at age of 70, hindi mo na basta-basta may enjoy. Correct? Eh what if, yun ay kung yumaman ka. Eh what if the other way around yun nangyari? Ano nangyari? Nalugi, bumagsak. Tanga? At the age of 70, nalugi yung negosyo mo. Ang tanong, anong nawala sa'yo? Po? Hindi lang pera. Anong nawala sa'yo? Yung 40 years na puya, pagod, gutom na nagsakripisyo ka para lang magkaroon ng ganito. Napunta saan? Napunta sa wala. Tama? So, dun po ako napaisip. Sabi ko, ganun pala yun. Kahit pala hindi ako business-minded, at the age of 65, magne-negosyo din pala ako. Bakit hihintayin ko pa na magnegosyo ko kung kailan may edad na ako? Kung pwede ko naman simulan hanggat bata pa. Tama? So, doon po ako napaisip. Kaya lang, oh, hindi ganun kadali yung transition. Bakit to? Hindi ako pinalaki ng parents ko para mag-business. Ano sabi sa akin? Siguro ganito kayo, nakaka-relate kayo sa akin. Anak, mag-aral ka ng mabuti para pagka-graduate mo, makahanap ka ng magandang... Wala naman nung nagsabi sa akin magnegosyo eh. Puro trabaho, trabaho, trabaho. Tama? Wala pong nag-program sa akin para magnegosyo. That's why yun yung reason kung ba't hindi ako business-minded. Pero tignan natin yung paligid natin. Tanong ko sa inyo, pag tumingin sa paligid natin, sino karaniwan yung mayayaman? Pilipino o Chinese? Ano? Tama? Mga Chinese. Anong difference ng mga Pinoy sa Chinese? Tama? Kasi mga Chinese, ganito pala. Kung pinapalaki nila anak nila, ganito pala. Anak, ikaw aral buti. Para pag ikaw graduate, ikaw hawak atin negosyo. Nag-aaral din naman sila, pero hindi para magtrabaho. Para mag-negosyo. Oh, huwag na tayo lumayo sa Pilipinas. Top 3 na mayayaman dito sa Pilipinas. Number 1, Mr. Henry C. Pilipino-Chinese. Number 2, Liu Shotan, Pilipino-Chinese. Number 3, Gokong Wei, Pinoy-Chinese. Tama? Imagine nyo, nandito tayo sa Pilipinas, ang mga yumayaman, dayuhan. Kasi kung meron man may karapatang yumaman, hindi ba dapat tayo yung mga Pilipino? Tama, Pilipinas to eh. Kasi iba yung mindset sa atin. Imagine nyo sa probinsya. Alam nyo sa probinsya, sinasabi nila palagi, punta tayong Maynila. Bakit? Kasi nandun ang opportunity. Tama? Yung mga nasa Maynila, anong sinasabi nila? Punta tayong abroad. Bakit? Kasi nandun opportunity. Alam niyo yung mga nasa abroad na, yung mga Chinese, Japanese, mga Amerikano, ano sinasabi ng mga yan? Punta tayong Pilipinas, nandun ang opportunity. Tanong, nasan ba talaga yung opportunity na yan? Tama? Ladies and gentlemen, yung opportunity ho, nasa paligid lang. You just have to open up your mind. Kailangan mo lang buksan yung isipan mo. Baka yung opportunity nasa harap mo na, hindi mo pa ginagrab. Bakit? Kasi hindi ka nakaprogram. Tama? Ang iniisip ng karamihan, bakit ko gagawin yan, hindi ko naman yan linya. Tama? Ito lang po yung sa akin. Uso pa ba yung linya-linya ngayon? May kakilala po ako. Professional na teacher sa Pilipinas. Nag-abroad, pumuntang Hong Kong. Ang tanong, teacher ba siya doon? Ano trabaho? Domestic helper. Pinaganda lang. In reality, katulong po sila doon.
Tama? Ang tanong, linya ba nung teacher yung pagkakatulong? Eh, ba't naninya? Because of? Money. Ladies and gentlemen, ganun ka-importante yung pera. Pag-uusapan po natin ngayon kung paano kitain yung pera, okay lang. Kasi baka po kasi may masyadong conservative. Eh, puro pera-pera naman pinag-uusapan. Normal po na pera pag-usapan kasi business to eh. Tama? Pag-religion to. Hindi po natin pag-uusapan yung pera, okay? Tanong ko sa inyo, importante po ba ang pera? Yes! Yes, pagagising mo pa lang sa umaga, ano pinag-uusapan? Anong kailangan mo? Pupunta ka sa trabaho mo, anong kailangan mo? Sa lahat ng bagay, kailangan ng pera. So this time, susolusyonin po natin yung pangalawa sa pinaka-importanteng bagay pero madalas pinaproblema ng tao, which is pera. Okay? Ngayon, business. Done. Okay. Magne-negosyo. Ang tanong, anong negosyo ko? Eh, wala naman ako experience sa business. Yun na nga ho. Kaya po kayo nakupo dyan ngayon. Kasi magbibigay kami ng idea sa inyo para makapag-negosyo ka. Okay? Ano yung pinag-usapan kanina? Ano yung pinresent kanina ni Dr. Butch? Products about? AIM Global nga po. Products about? May kinalaman saan? Health. Okay. Ladies and gentlemen, merong isang libro. Ang title ng libro, The Next Trillion Dollar Industry. Sinabi po doon kung ano ho yung pinaka-in-demand na negosyo na pag tinayo mo, pag sinimulan mo, yayaman ka in the next 5 years. Tama? Anong nilagay niya doon? Lahat daw ng negosyo na may kinalaman sa health and wellness industry, yun daw po yung magiging demand. Starting 2012 until 2016. Anong date niya? Anong year ngayon? Ang tanong, pasok ba tayo doon? Papatunayan ko sa inyo, ha? Kung gaano ka-importante etong health na to. Ang pinag-uusapan po natin dito, health nino? Health ng tao. Exactly. Very good, children. Health ng tao. Ang tanong, ang tao po ba pwede magkasakit? May tao po ba kayong kilala na hindi nagkakasakit? Hindi tao yun, sabi nga ni Doc Butch. Tama? Lahat ng tao, mayaman, mahirap, matanda, bata, lahat po yan pwedeng magkasakit. Ang tanong, pag ikaw nagkasakit, anong gagawin mo? Makakapagtrabaho ka po ba? Hindi ka makapagtrabaho. Anong gagawin mo? Absent. Tama? Pag umabsent ka, ang tanong, may kita wala? Walang kita. Ayan, walang kita. Okay? Imagine mo, dahil sa health na yan, walang ka ng kita. Ang tanong, pag nagkasakit ka ba, absent ka lang? Anong gagawin mo? Magpapa-check up. Magpapagamot. Ang tanong, pag nagpagamot ka ba? Pag nagpagamot ka ba, extra income po ba yan? Ano yan? Ayan po, isang malaking gastos. Imagine mo, nang dahil sa health na yan, umabsent ka na nga at nawala ka ng kita, gumastos ka pa. In reality, sino po ang naapektuhan? Pamilya. Tama? Ang tanong, importante po ba yung health? Yes. Importante po ba ang health? Yes. Yes. Ganun ka-importante yan. Ito po yung naisip ko. Since dahil sa health na yan, gumagastos ka, nawawalan ka ng kita, naapektuhan yung pamilya mo, bakit hindi na lang natin pagkakitaan yan? Tama ba? Kasi lahat ng tao, kailangan ng health. Tama? Yan po yung klase ng negosyo na hindi seasonal. Tama? Maraming negosyo sa labas, paputok, ganyan. Kaya lang, pag nagnegosyo ka ng paputok, tuwing kailan na siya in demand? Tuwing bagong taon, o kung may pesta lang, kwitis, tama? O pag nagnegosyo ka ng bulaklak, tuwing kailan lang yan? February, Valentine, sa pag undas. Paano pag hindi na Valentine at hindi na undas? Ha? Wala ka nang kita. Ang tanong, ang health, seasonal po ba yan? Ha? Seasonal po ba ang health? Hindi. Tama? Ang health po, anytime pwedeng umatake. That's why, ito yung klase ng negosyo na hindi seasonal. Ang tanong, maganda po ba magnegosyo ng health? Yes. O, negosyo na pag-uusapan natin. Pag negosyo pag-uusapan, anong kailangan mong i-produce? Ha? Puhunan. Ang tanong, may mga puhunan po ba kayo? Eh, ba't po kayo nandito? Kasi, tinanong po ba nang mag-invite sa inyo kung may puhunan kayo bago kayo imbitahin? Kasi, hindi po yan yung main
na kailangan, yung number one na kailangan. Ano yung number one na kailangan? Hindi mo pera. Kaya kahit wala kang pera, in-invite ka dito eh. Tama, kasi hindi naman yan yung kailangan eh. Ang kailangan mo, hindi pera. Tandaan niyo po yan. Ang kailangan po ninyo, idea. Tama? Papatunayan ko sa inyo. Kung wala kang pera, at meron kang idea, may naisip ang negosyo, pwede ka ba lumapit sa kamag-anak mo, sa kapitbahay mo? Mare, meron ako naisip ng negosyo, maganda eh. Kaya lang wala akong pera. Pwede bang pautang? Pwede ba yon? Pwede. Eh what if, ang dami-dami mong pera, gusto mong magnegosyo? Pwede ka ba lumapit sa kumare mo? Kumare, ang dami kong pera, gusto kong magnegosyo, kaso wala akong idea. Pwede bang pautang ng idea? Pwede po ba yun? Hindi. So, mas importante yung idea kaysa sa? Papatunayan ko sa inyo yan. Kilala niyo po ba si Ed Garcia? O eto, kilala niyo na to. Si Mang Inasal, kilala niyo na? Oh, yan, si Mang Inasal. Alam, kilala niyo yung may-ari nun. Yung Ed Garcia, yun yung may-ari nun. Okay? So si Ed Garcia, bago po siya maging milyonaryo, siya po ay isang bodigero. Ordinaryong empleyado na mamasukan sa kanyang uncle. Meron po siyang naisip na idea. Alam niyang papatok yung idea na yun. Ang problema, wala siyang pera. Alam niyo kung ano yung idea na yun? Sasabihin ko sa inyo ha, sekreto lang to. Yung idea na yun na wala sa ibang restaurant, alam niyo kung ano? Unlimited rice. Nakaisip si Ed Garcia magtayo ng isang restaurant na merong unlimited rice. Kasi ang mga Pilipino mahilig sa kanin. Ang lalakas sa kanin. Kahit isang tuyo lang yan. Pagkakasyahin yan sa isang bandehadong kanin. Tama? Oh, nakakarilip. Kahit sarsa na lang yung natitira. Sarsa lang kahit na ano. Ilalagay yung kanin, ilalagay sa sarsa. Tama? Iyahalo pa yun. Kasi basta may dikit yan, sayang eh. Basta magkakulay yung kanin, pwede na eh. Ganyan ang mga Pinoy. Yun yung naisip niya. Kaya lang wala siyang pera. Anong ginawa niya? Nag-take siya ng risk. Lumapit siya sa uncle niya may pera. Sabi niya, uncle, meron akong naisip na business, kailangan ko ng 2 million pesos na kapital. 2 million, malaki, maliit. Ang laki. 2 million. Hindi agad siya pinautang. Ilang beses siya kinumbinse para lang pautangin siya. A good news, sa kakulitan niya siguro, pinautang siya, 2 million. Tinayo po niya yung unang-unang Mang Inasal restaurant. Alam niyo kung saan? Sa Iloilo. Si Ed Garcia, Ilonggo na Chinese. Okay, tinayo po niya yung unang Mang Inasal po doon. Tama? Alam niyo, nung pagtayo ng Mang Inasal, parang virus na kumalat. Tama? Ngayon, kahit saan ka lumingon, may Mang Inasal. Tama? Kahit saan, yumaman ng todo si Ed Garcia. Actually, ang nangyari doon, na-threaten yung Jollibee tsaka McDonald's. Kilala ba ang Jollibee tsaka McDo? Tsaka KFC? Yun yung binangga ng Mang Inasal. Eh yung mga McDo na yan, Jollibee na yan, matagal na yan, kilalang-kilala na yan. Tapos binangga ng Mang Inasal. Ang nangyari po doon, na-threaten si Jollibee. Bakit po? Nabawasan yung market niya. Lahat nagpuntahan sa unlimited rice eh. Tama? Anong ginawa ni Jollibee? Inaral ho nung may-ari ng Jollibee, si Mr. Tony Tan Kak Chong, inaral niya kung bakit ang lakas-lakas ng Mang Inasal. Tinignan niya kung ano yung idea. Akala ni Jollibee ang idea, yung barbecue. Anong ginawa ni Jollibee? Nag-barbecue din. Alam mo, sanay-nasanay mga Pilipino sa fried chicken nila, sa Chicken Joy, nag-barbecue bigla. Kasi inisip niya, yun yung idea. Ang tanong, kumusta yung idea na yun ngayon? May barbecue pa ba? Wala na kasi nga hindi yun yung idea. So hindi nanalo si Jollibee sa Mang Inasal. Alam niyo kung ano ginawa ni Tony Tan Kak Chong nung may-ari ng Jollibee? Sabi niya sa meeting niya yung kanyang mga tao, yung mga kanyang mga executives. Sabi niya, "If we can't beat them, I will buy them." Binili eh, haman eh. Binili ni Mr. Tony Tan Kak Chong. Magkano nga yung puhunan doon? Binili ni Mr. Tony Tan Kak Chong yung 70% ng share ng Mang Inasal sa halagang 3 billion pesos. Imagine yun. Tama? Magkano yung risk ni Tony Tan ni Mang Inasal? 2 million. After ilang taon naging 3
billion. He was one of the youngest self-made billionaire dito sa Pilipinas. 2 million. Ang tanong, may 2 million ba kayo? Buti na lang. Kasi kung may 2 million ngayon, hindi na kayo makakababa. And then, biro lang ko ha. Ladies and gentlemen, importante ho, idea. Okay? Gusto niyo po ba na magbibigay kami ng idea sa inyo, regardless ko ng background mo, regardless kung may pera ko wala, magbibigay kami ng idea sa inyo na tong idea na to, nag-create ng 700 millionaires in just 7 years. Ha? Simple lang ho. Yung mga Pilipino na yun, pinagkalooban lang ho namin ng idea. Sinura lang namin ng idea. And after a year or two, naging self-made millionaire din sila. And isa na nga po ako dun. Sige, tuloy nyo. Sayang. Okay. Magdadagdag lang ako ng house rules, ha? Dagdag ng house rules. Pag may narinig kayo isang pumalakpak, okay lang po ba damayan natin? Na, okay lang kaya yun. Di ba pumalakpak ka, tapos walang sumunod sa'yo? Naranasan nyo na ba? O di ba? Okay lang po ba pag may isang pumalakpak, sasabayan natin siya? Practice, o. O di masaya. Di ba? Okay. Magbibigay kami ng idea sa inyo na ito po yung idea na, nakapagpabago ng buhay namin. Gusto niyo po bang malaman yung idea namin? Yeah. Don't worry, hindi po yun unlimited rice. Mas maganda pa dun. Ano yung business idea po na ipepresent namin sa inyo? Simple lang ho. Kung ano yung idea ng mga yan? Sino yung mga mayaman? Henry C., Lucio Tan, Gokong Wei, may-ari ng McDonald's, Jollibee. Kung ano yung idea nila, yun din yung gagayahin natin. Gusto niyo po ba nun? Ano yung idea nila? Ganda lang kasimple. Ang idea ng McDonald's, basa ba sa likod? Doon sa pang 652, basa. Okay. Ano yung idea ni McDonald's? Simple lang. Nung nagtayo po siya ng negosyo, ng restaurant, kumita siya pero hindi siya umaman. Anong ginawa ni McDo? Dinala po niya sa Asia, dinala sa Europe, dinala sa US, dinala kung saan sa continent. Tama? Dito na lang sa Asia, dinala sa Pilipinas, sa Hong Kong, sa China, sa Macau, sa Taiwan. Madami bang McDonald's sa iba't ibang bansa? O sa Pilipinas na lang. Pilipinas na lang, ha? Dinala sa Luzon, Visayas, Mindanao. Luzon na lang. Dinala saan? Maynila, Bulacan, Laguna, Pangasinan, Tarlac. O Maynila na lang. Ilan ang McDonald's sa Maynila? Tama? Napakarami. Alam niyo po ba na sa isang branch na lang ng McDonald's, pag bumili ka dyan ng burger, yung burger, yum, alam niyo ba yun? Ay, ano nga yung burger? Basta burger na McDo. Pag bumili ka ng isang burger dyan, pag bumili ka ng isang burger dyan, yung may-ari ng McDonald's, yung nakaisip, mayroong 5%. Tama? Ang tanong, ilang 5% mayroon siya sa buong mundo? Tama ba? Grabe, no? Anong idea niya? Magparami. Nag-gets yun? Magparami. Ma-leverage. Yan yung idea ng mayayaman. O, isa pa. Wala na akong masulatan. O, ito naman. Si Mr. Henry C. Kilala niya ba si Mr. Henry C? Yes. Alam niyo ba yung idea ni McDonald's, yung idea nito? Anong ginawa ni Henry C? Nagparami din. Ng SM. Na nga? Saan? Saan ba meron SM? Eh, kahit saan meron eh. Mega Mall. Ano pa? North Edsa. Pangasinan. Pampanga. Dasma. SM Marilao. Sino taga Marilao dito? Ayun, mga kababayan ko to. Ano pa? Oh, ang daming SM. Dito na lang sa isang SM na to. Marami ba diyang tindahan na nangungupahan sa kanya? Yung mga pwesto-pwesto, Karima doon, basta, Sara Lee, mga ganyan. Ano yung Sara Lee? Never mind. Oh, isang tindahan na lang. Oh, palakpak nyo, sayang eh. Isang tindahan na lang, ha? Isang tindahan na lang na nangungupahan kay Henry C. Alam nyo bang siya, merong 50 mil bawat isa dyan. Buwan-buwan. Alam nyo ba yun? Maliit pa to. Depende sa pwesto yun.
Tama? Ang tanong, ilang 50 mil meron siya sa lahat ng SM na yan? O eto pa. Minsan po ba nakita niyo na si Henry si na nagsupot ng mga pinamili niyo? Hindi. Tama? Minsan ba nakita niyo si Henry si na nagkap-kap sa inyo? Bag ma'am, tutusok-tusokin lang na ganyan, hindi naman tinignan. Tama? Bakit? Kasi natutunan po niyang magparami. Yung term po doon, leverage. Leverage. Ah. O tayo mga Pilipino, alam po ba natin kung paano magparami? Ha? Ano yung iniisip niyong pagpaparami? Oh, ako na lang, hindi na ako lalayo. Isa po akong nurse. Ha? Isa akong nurse. Pwede ko po bang paramihin yung sarili ko para dumami kami? Hindi. Sanay po tayo mga Pilipino na umaasiyo sa sarili nating kamay at paa. Kaya hindi tayo yumayaman. Tama? Hmm. Ilang oras meron na mga tao sa buong maghapon? 24 hours. Kahit mayaman ka, 24 hours. Kahit mahirap. May kilala ba kayong 100 hours? Wala, lahat tayo 24 hours. Ilang oras dyan nagtatrabaho ka? 8 hours. Tama? 8 hours. Alam niyo po ba itong mga tao ito, hindi yan 8 hours. Kaya 8 hours yun sa'yo kasi mag-isa ka lang. Kaya meron kang 8 hours. Pero alam niyo ba yung mga yan, hindi yan 8 hours. Si Mr. Henry C na lang, ha? O, ito si Mr. Henry C. Alam niyo ba si Mr. Henry C kung ilang oras meron siya? Nag-hire po siya ng, sabihin natin, 10,000 tao para magtrabaho para sa kanya. At yung bawat 10,000 na yun, nag-i-spend ng 8 oras para sa kanya. Ang tanong, ilang oras meron si Mr. Henry C? 80,000 hours. Kumita na lang si Mr. Henry C ng tagpipiso sa bawat oras niya. Tagpipiso. Tayo po ba, ilan ang rate natin per hour? Usually, mga magkano po? Ha? 400 per day. O, sa 8 hours. O, kumpitin niyo na lang. Mahina ako sa mat. Isipin na lang natin na mayroong tagpipiso si Mr. Henry C. Ibig sabihin, si Mr. Henry C, kumikita ho siya ng magkano? 80,000 per day. Imagine nyo yun, ha? Yun ay dito lang. Pwera pa yung makinikita niya sa condo, sa BDO. Ang daming negosyo niyan, taong yan. 80,000 hours. Naniniwala po ba kayo na kumikita ka sa oras? Yes, kaya nga tayo ganun din eh. Kung 8 hours per day ka, mag-isa ka, meron kang 8 hours para magtrabaho. Kung kumikita ka ng 400 sa loob ng 8 hours, anong gagawin mo para dumami yung kita mo? Mag o overtime? Yan ang alam natin. Para madagdagan yung kita, mag overtime. Hindi natin alam na pwede kang magparami. Ang tanong, gusto niyo po ba yung gantong klaseng kita? Gusto niyo ba yan? O, sa panahon ngayon, bukas po ba yung SM? Bukas ba? Bukas, no? Kumikita si Mr. Henry C. Kumikita, kasi bukas eh. Ang tanong, anong ginagawa ni Mr. Henry C sa mga oras na to? Ha? Natutulog, ano pa? Nga. Pero ang tanong, kumikita ba siya? Gusto niya ba yung buhay na ganun? Mm. Ikaw, try mo mumanga sa trabaho. May kita wala. Oh, try mo lang. Minsan. Okay, ladies and gentlemen, maganda ba yung idea nila? Yung paraan ng pagpaparami. Gusto niyo po bang turuan namin kayo ng idea kung paano paramihin yung sarili mo? Oh, ito na. Paano mo kakayaning paramihin yung sarili mo? Simple lang. Ang importante, mag-member ka. Magkano membership? 7,980. Hindi ko, sige, tatanong ko. Tanong, 7,980, malaki maliit? Malaki maliit? Anong malagkit? Ito yung 7,980, subjective po yan. Hindi natin masasabi kung yan ay malaki o maliit. O parang ganito, 7,980. Ang kapalit ho, itong marker. Tanong, malaki, maliit? Malaki, ang mahal. O gagawin kong 50 mil yung 7,980 na yan. Gawin kong 50 mil. Pero ang kapalit ho, yung bagong Ford Ranger na nakita nyo. Kukunin nyo na. Tanong, malaki, maliit?
O kala ko ba wala kayong pera? Patanggol na lang 50 mo sa inyo. Ang presyo depende, nagbabago yan, depende sa kapalit. Ang tanong, the moment na nagbayad ka ng 780, dapat ang aalamin nyo, anong matatanggap mo? Tama? O, eto deal natin. Ipapakita ko sa inyo kung anong makukuha mo sa halagang 780. Ipapakita ko, pag hindi, pag nalugi ka, pag hindi ka satisfied, edi huwag kang mag-join. Nagkaintindihan? O pag hindi kayo na-satisfied, okay lang, huwag kayong sumali, kainin nyo na lang yung pagkain. Okay? Pero pagka nakita nyo na sulit, i-consider po ninyo. Okay po ba yung deal na yan? Okay, number one, anong kapalit? Bibigyan po namin kayo ng products. Maganda ba yung products ng Alliance in Motion Global? Sobrang ganda. Tama? Bibigyan po namin kayo ng products. Ang halaga po niyan, 6,700 pesos. Okay? Ano mga products yun? Bibigyan namin kayo ng dalawang box, blister box ng C24-7. Ang isang box po, 30 capsules ang laman. Plus, bibigyan ka namin ng isang easy retail pack, yung may 10 capsule na C24-7. Plus, bibigyan ka namin ng limang box na Vida. Grabe yung Vida. Sobrang effective, sobrang sarap. Kailangan matikman niya yan. At bibigyan po namin kayo ng isang sachet ng Leaven Original, isang Leaven Latte, at isang Leaven Sugar-Free, at isang Leaven Cappuccino. Gagaling ah. Pwede na, nandiyan kayo. At isang, may, dami naman, Choco. Okay, yan na yung kapalit. Ang tanong, 780 yung nilabas mo, may 6,700 worth of products. Bawi na po ba? Plastic. Iba, bawi na ba? Hindi pa. Magkano pa lugi mo? Pa? 1,280 pa. Tama? Lugi ka pa ng 1,280. Ang tanong, saan napunta yung 1,280 mo? O, dito. Number 2. Bibigyan po namin kayo ng medical check-up. Importante po ba makapagpa-check-up kayo? Yes. Guys, alam nyo yung stage 1, stage 2 cancer, walang nararamdaman yan. Para ma-detect mo yung cancer mo, kailangan magpa-check-up ka. Okay po? Nagkaintindihan? Parang ganito, tingnan mo yung katabi mo. Sige, tingnan nyo. Okay, may ah. Di ba mukhang masaya? Oh, pero hindi niya alam kung may cancer na pala siya. Kailangan mo magpa-check up. Kaya lang, hindi mo biro magpa-check up. Magkano po ba check up? 500. Tama? Ang tanong, gagaling ka po ba sa 500? Anong gagawin sa'yo dun? Oo, di ba? Lalagyan ka lang ng didikitan ka lang ng stethoscope. Inhale. Ubo. Di ba? O sa likod, inhale. Ubo. Di ba? Tapos mamaya-maya magre-reseta na yan eh. Tama, bali 500 do, tapos magre-reseta ng gamot. Takantaka ka ngayon. Tama. Magre-reseta ng gamot. Tanong mo, Dok, anong sakit ko? Ha? Sakit mo, ubo, iho, ubo, sakit mo. Pinaubo ka nga eh. Tapos isingiling ka pa ng 500, di ba? Ang tanong, yung po bang 500 na yan, may CBC na ba yan? May X-ray ba yan? Urinalysis? Complete physical exam? Pag sama-samahin nyo lahat na sinabi ko, magkano na po yan? Oh, 1,000 na po yan. Sa isang ordinaryong laboratory or clinic, mga around 2,000 to 3,000 yan. Pero dito ho, kasama ho yan sa membership ninyo. Libre. Sige, tuloy nyo. Yan. Libre. Okay? Ang tanong, bawi na po ba? Oh, number 2 pa lang yan. But wait, there's more. Number 3. Bibigyan po namin kayo ng 25% up to 50% discount. Paano ba discount? Discount sa lahat ng products ng Alliance in Motion Global. The moment nag-member ka, this is lifetime. And number 4, bibigyan po namin kayo ng 200,000 pesos na tumataginting. Sino gusto ng 200,000? Ayan, wow, sige. Wow, dami. Madadagdagan pa yan eh, nararamdaman ko eh. 200,000. Pero, sasaya nyo. Hindi ka, saglit lang ko ah. Totoo, bibigyan po namin kayo ng 200,000. Kaya lang, para malaman ho namin nakarapat dapat kayong tumanggap ng 200,000, may mag-CCI po sa inyo. May pupunta sa bahay ninyo,
Simple lang naman requirements. Kailangan o, pagpasok niya, maliwanag na maliwanag. Maraming bisita. Malulungkot yung bisita. May lamay. Sino na nakalamay? Ay, sino nakaburo? Yung nagtaas ng kamay. Baburo lang, ha? Kasi ito, personal accident insurance, ha? Personal accident insurance. So, at least dito, whatever happens, ma-accidente man tayo, at least may 200,000 tayo. Malaking tulong pa ba yan sa pamilya? Yes, kasi karamihan ng mga nangungulila na mamatayan. Hindi lang naman umiiyak dahil nangungulila sila. Ba't sila umiiyak? Kasi inawa na maraming gastos. So at least dito, pag nag-member ka, nagbayad ka ng 7980, mawala ka man sa mundo, iiyak man sila, isang gabi lang. Isang gabi lang. Oh, pangalawang gabi yan, pag natanggap yung 200,000, nagtotong its na lang yan. De, joke lang ha. De, at least dito, malaking tulong sa mga kapamilya natin. Huwag po nating tawanan kasi aksidente, hindi naman natin kagustuhan yan eh. Kaya lang, hindi natin alam kung kailan, kung paano, at kung saan mangyayari. At least dito, handa ka. Tama? So maganda po ba insurance? Yes. Talaga? Maganda po ba ito? Yes. Yung aksidente? Okay, eh what if hindi ka namatay? Meron po ba aksidente hindi nakakamatay? O halimbawa, nasagasaan ka ng rumaragasang BMX. Alam mo ba yung BMX? Bike lang yun. Tanong, nakakamatay. O, pero gagastos ka. Kasi nagalusan ka eh. I-reimburse po namin sa inyo up to 10,000 pesos medical reimbursement. Maganda po ba yan? Yung aksidente, maganda talaga sa inyo. No? di ba? Yun naman. Kasi positive thinking si tita. 10,000. Okay? Ito lang ho. Baka ho kasi may magtanong. Totoo ba yan? Eh, subukan ho ninyo. Kaya lang ho, tandaan nyo to. Kung susubok man kayo, tantsahin nyo ho, ha. Tantsahin nyo. Kasi baka mamaya subukan nyo mamaya eh. Pag alam nyo lalagpas, lalagpas, di ba? Medyo atras muna kayo. Kasi ho, up to 10,000 lang. Pag sumobra dyan, cargo nyo na yun. Alam ba, ginastos mo 15,000. Hanggang 10,000 na ibabalik namin sa inyo. Okay? Yung 5,000, gastos mo na. Kaya ho, pag magpapaksidente kayo, tatantsahin nyo muna. Ano ba? Whoop! Mga, pag na mga 9,000 lang, sige, tuloy mo. Pero pag nakita mo medyo sa sobra, atras ka muna. Okay? Baka gawin yung negosyo to. Isang aksidente lang, bumiyo. Diba? Huwag niyo susubok. At least ano lang yan. Protection lang yan, ha? Protection. Okay. Sulit na ba yung 7980? Okay. But wait, there's more. Number 5. Bibigyan po namin kayo ng scholarship. Yan, scholarship. Importante po ba education? Yes. Sa Alliance in Motion Global, the moment nag-member ka, entitled ka kaagad na makapagpaaral. Pwedeng ikaw, pwede mong ipamigay kahit kanino. Bakit po? Yung scholarship natin, transferable. Okay? Transferable. Nakipagtaya po kami sa napakaraming schools, more than 500 schools nationwide. Kayo bahalang mamili, basta tayo at ng Alliance in Motion Global. Ang scholarship po, ang scholarship grant natin, nagre-range from 30% up to 100% discount sa lahat ng tuition fee. From first year hanggang makagraduate. Maganda po ba yan? Yes. Bibigyan ko kayo ng sample computation. Isa sa tie-up natin, interface. Ang tuition po doon, 17,500 isang semestre. Dito kasi ako nagduda. Sabi ko, 7980 nilabas ko, bakit ako magkaka-scholarship? Eh, sa tala ng buhay ko, never ko pong naranasan maging scholar. Tama? Bakit po? Eh, bonak ako eh. Bahala na kayo. 17,500. Tama? Yan yung tuition fee. Pero, pag nag-bike ka na 7980, alam nyo kung magkano nalang babayaran nyo? 7,500 na lang. So, magkano natipid mo? 10,000 pesos per sem. Eh, ilang sem po ba meron sa isang taon? Dalawa. Kasi yung scholarship natin hanggang makagraduate ka. Kung dalawang sem times 2, magkano yan? 20,000 sa loob ng 1 year. Eh, paano kung ang kinuha mo? 4 years. Eh, di times 4 natin. Times 4. Magkano natipid mo? 80,000 pesos. Sige, tuloy mo. Pagka ganyan, saan sa bayaw? Eh, talaga. Thank you, ah. Thank you, ah. Yung mga pumapalakpak na una, yun yung mga unang yumayaman.
Daming nauna. Okay, 80,000. Ladies and gentlemen, bawi na po ba yung 7980? Yun nga lang, merong requirement. Siyempre, since scholar ka, meron tayong maintaining grade. May mga scholar ba dito? Ha? Talaga? So, pare-paras pala tayo dito. Hindi, joke lang. Alam nyo, pag naging scholar ka, may minimaintain kang grade, di ba? Magkano ilan usually? Mga 1.5, mga ganyan, average. Oh. Dito meron din. At least, i-maintain po natin dapat 75 or 3. Ha? 75 or 3? Pambili na. Kaya po ba? Kaya? Oh, kaya. Kasi nagtanong ako dito, sino scholar? Wala nagtaas ng kamay. At least dito 75. Pakiusap po, ipasa nyo man lang ha. Ipasa nyo man lang. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Sulit o sulit na sulit? Hindi pa tayo tapos. Bakit to? Yung 7980 na yan, automatic kasama ka na sa system. Anong system? Yung system ng leverage. Yung system na nagpayaman sa sobrang daming tao. Na pwede kang kumita, 7980. Magkano? At least, pwede kang kumita ng 24,000 pesos. Per ilan? Per day. Kitang-kita ko yung mga mukha no first timer. Alam ko yung iniisip nyo eh. Ganyan-ganyan din yung itsura ko na nakita ko yun eh. Alam nyo naisip ko? 24,000 per day? Lokohan yan! Tama ba? Ganyan-ganyan din ako, huwag kayong mag-alala. Bakit? Hindi ako makapaniwala na may tao kumikita ng 24,000 isang araw. Bakit to? Normal ba yan? Hindi normal yan. Ano tawag dyan? Abnormal. Tama kasi ang isang normal na tao, ang isang normal na empleyado, pero kumita ng 24,000, kailangan pagtrabahuan ng 2 buwan o 3 buwan. Tama? Tapos dito 24,000 isang araw. Alam mo, sabi ko doon sa katabi ko, alam mo yan? Yung mga kumikita ng ganyan. Yung mga malalapit lang kay Lord yan eh. Totoo! Kilala niyo yan? Oh, drug lord, gambling lord, smuggling lord. Yan lang yung mga kumikita ng ganyan. Tapos sasabihin, 24,000 per day, pwede natin kitain. Alam niyo, grabing duda ko talaga. Tama? Bakit? Hindi ako makapaniwala na pwedeng kitain yan. Alam mo, sabi sa akin ng katabi ko, teka, bago ka magduda, alamin mo muna kung paano. Kayo, gusto nyo bang malaman kung paano yan? Yes. Alam nyo, 24,000 per day. Noong naiintindihan ko, doon ko yun na-realize na bakit ngayon ko lang to nakita. Tama? Do, alam nyo yung na-feel ko? Ang dali-dali lang palang yumaman. Kayo, kailan nyo na-feel na ang dali-dali yumaman? Hindi pa? So talanan ba? Oh, ladies and gentlemen, willing ka bang malaman kung paano kitain yung 24,000 per day? Yes. Si ate lang pumapalakpak. Oh, willing ka? Okay. Bigyan mo lang ako ng 15 minutes. 15 minutes. This could be the turning point of your life. Ladies and gentlemen, na-imagine nyo ba yung sarili mo na kumikita ka ng 24,000 isang araw? Anong pakiramdam? Yung tipong mahulugan ka ng 1,000 sa bulsa mo, tapos sabi, oy sir, may 1,000 na hulog. Ano sabihin mo? Ha? Sa'yo na yan, dirty na yan. Power mo. Ladies and gentlemen, tayo, alam nyo, ako lumaki ako ng, alam mo yun, tipid na tipid sa pera. Yung tipong lagi akong pinapagalitan ng parents ko pagka gusto ko maglaro sa mall. Bakit to? Kasi takot yung parents ko na makabasag ako eh. Uy, uy! Dito ka nga, makabasag ka dyan, ikaw babayad ko dyan. Bakit? Kasi walang pambayad. Tama. O minsan nararanasan natin, papasok tayo sa mall. Papasok ka ngayon sa isang tindahan, sa isang butik. Tama. Minsan, pag wala tayong pera, tama, lalapit pa lang yun sa studio, matras ka, hindi, hindi, okay lang ako. Wala kang pera eh. Eh, minsan na hindi ko mapigilan, may nakita ko napakagandang sapatos, leather shoes. Sobrang ganda niya. Tama, eh, sinukat kong ganun. So, tapos lumapit yung sales lady, ang bilis. Eh, mga sales lady, ang gagaling mambola niyan eh. Sir, grabe, bagay na bagay sa'yo, sir ah. Parang pangpormahan yan, sir ah. Sabi, oo nga. Sukat-sukat akong ganyan. Eh, nagkasubuan na. Laman mo ng wallet ko, 20 pesos. Sir, okay na okay yan ah, tama?
magkano ba ito? Di ba naman na eh? Siyempre, nakakaya naman sabihin, sinukat ko, wala akong pera, di ba? Ang magkano ba ito? Pagtingin ko sa presyo, alam niyo kung magkano? 8,000. 8,000. Hindi ko sinabi na na, ano ko, na, alam mo yun, nagulat ako sa presyo. Tama? Ha? Siyempre, nagkasubuan na. 8,000. Ang ganda, ano? Meron bang yellow nito? Lahat bang siya yellow? Alam mo sabi sa akin, ay, sir, sayang. Wala, yan lang talaga kulay niyan. Ha? Wala. Sayang, kukuha sana ako 4 na pares. Sabay labas. Kasi walang pera. Oh, pagkakain ka sa restaurant, saan ka nakatingin? Sa kaliwa, sa kanan? Ano yung nasa kanan? Presyo. Ah, titingin ka ngayon, wow, grabe, wow. Sarap nito, abulalo. Pagtingin mo sa presyo, baka di ako matunawan nito. ito nasa dulo. Ano yan? Extra rice. Extra rice na. Tama? Kasi walang pera. Ngayon, usong-uso yung sale. Grabe traffic kanina sa SM Nord tsaka sa Cubao. Usong-uso kasi yung sale. Tama? Kahit 99% sale pa yan, wala kang pera. Wala din kwenta yan. Tama po ba? Pero kung kinikita mo yung 24,000 pesos per day, ladies and gentlemen, darating yung time, hindi mo na tinitingnan yung presyo. Tama? Hindi mo na tinitingnan yung presyo. Masarap ba yun? Yung pakiramdam na, wow, ganda ng damit. Sige, kunin ko yan. Tama? Tayo kasi una tinitingnan kung magkano. Mukhang makatiyan na. Sa presyo nakabase. Jologs. Baka mamali. Tama? Ladies and gentlemen, tuturuan po namin kayo kung paano kitain yung 24,000 per day. Handa ka na ba? Yeah. Ito na! Asa eraser ko? Ito na. Dito na tayo matatapos. Ito na yung intro. Okay. Sa 1, 2, 3, 4, 5 na yan, may dagdago yan. Pag gusto mong kitain yung 24,000. Pero 7,980 pa rin ilalabas mo. Anong dagdag dyan? Number 6, bibigyan namin kayo ng webpage kasi internet-based tayo. Lahat online. Sa webpage na yan, dyan mo mamomonitor yung business mo. Gano'ng kalaki, magkano kinita mo, lahat dyan mo makikita. Okay? Libre na rin yan kasama sa 7,980. And number 7, bibigyan namin kayo ng ATM. Para saan yung ATM? Kasi dito sa Alliance in Motion Global, diba per day nga, yung payout po niyan, ikaw ba, tuwing kailan ka sumusweldo? 15 katapusan. Dito ho, since per day din ho ang bayaran. Ang payout. Tayo lang po yung nagbabayad on a daily basis. Kaya ka naman, sige tuloy mo. Yeah. Medyo sharp yung pandinig ko sa palakpak. Okay. Kaya ka namin bibigyan ng ATM, pag kumita ka ngayon ng 24,000, i-click mo lang sa webpage mo, kinabukasan, nasa ATM mo na yan. Pwede mo ng pang shopping, pang grocery, pang sago, gulaman, pang load. Okay? Pwede. And number 8, bibigyan po namin kayo ng business kit ninyo. Lahat ng about sa business, nahandyan sa kit na yan. So ilan yung kapalit? 8. Ang tanong, 7,980, sulit o sulit na sulit? What's sulit, mommy? It's not getting more than what we pay for, anak. Bibo. Sino yun? Oh, tita ko yun. Okay, paano kikita yung 24,000? Ito na. Number 1. Ito na yung system. Guys, dito kayo mag-focus. Kasi ito yung pinalampas ko ng isang linggo. Na yung kaklase ko, since hindi ko ito napakinggan, siya narinig niya, siya meron ng 12,000, ako wala. Kaya tandaan niyo po ito, pakinggan niyo itong system na to. Number 1. Pwede ka, isang paraan para kumita, pwede kang mag-retailing. Ano yung retailing? Sa Tagalog, pagbebenta. Okay? Pagbebenta. Masarap ba magbenta? Ibang tao mahilig magbenta. May ibang tao, ay magbenta. Parang ako, ayoko magbenta. Tama? Bakit to? Kasi hindi ako sanay magbenta. Ang akala ko sa pagbenta, kailangan magaling kang mag-sales talk. Tama ba yun? Pero ang tanong, maganda po ba yung products ng Alliance in Motion Global? Sobrang ganda. Yung products po natin, kahit hindi ka magaling mag-sales talk, siya na bahalang mag-sales talk sa sarili niya, yung mismong produkto. Tama? Parang kagaya sa amin, explain ko lang, pag nag-retail ka, pwede kang mag-markup o kumita ng 25% up to 50% na tubo, na kita. Parang yung nangyari po sa akin, hindi po ako sanay magbenta. Anong ginawa ko sa product? Since yung mother ko merong sakit, pinasubukan ko muna sa kanya.
para ano man mangyari, at least siya muna. Malay ko ba doon? Naburo lang, baka sabihin yung sutil naman itong batang ito. Hindi, yung nanay ko nga kasi may sakit, may hyperthyroidism. Pinasubuan ko sa nanay ko. After 1 month, yung maintenance rule niya na binawasan ng doktor. So, ibig sabihin may improvement. After 6 months, wala na siyang maintenance. Because of C24/7. Ano ginawa ng nanay ko? Ayan, sige, tulungin niyo. Tulungin niyo. Okay. Anong ginawa ng mother ko? Alam niyo yung mga nanay pala, likas pala ng mga chismosa ng mga yan, ano? Oh, alam niyo ginawa ng nanay ko? Chinismis kung kani-kanino. O, alam niyo ba, meron akong hyperthyroidism gumaling dahil sa C24/7. Ha? C24/7? Anong mga tanong? Saan nabibili yan? Alam niyo yung sinasabi ng nanay ko? Tara, sama kayo dun sa anak ko. Ang tanong, nagsistok ba yung nanay ko? Nag? Kwento lang. Ganun po pala yun. Kwento-kwento lang. Magkukwento ka lang kung ano yung naramdaman mo. Tama? Yun po yung challenge ko sa inyo. Huwag kayong papayag na hindi nyo maramdaman yung epekto ng C24/7. Dahil sa amin lang ho, buong pamilya namin, grabe ho yung effect. Tama? Hindi na ho kami gumagastos dahil sa sakit because of C24/7. And bukod pa dun, sa kakakwento namin, ang isang box ng C24/7, pag member ka, 900 na lang. Pag binenta mo, 1,200 po yan. Magkano tubo mo? 300. Tama? Hindi kami nagbebenta, hindi kami nagsesay stock, nagkukwento lang. Ganun pala yung technique doon, mag-share ka lang. Pero ito lang ho, please lang ho, lagyan mo ng puso, ha? Lagyan mo ng puso. Kasi meron po akong narinig. Nagkukwentuhan sila, tapos hinahanap niya yung mga kamag-anak niya na may cancer. Tama? Meron ba tayong mga kamag-anak ng cancer? Dinilis na nyo, ha? Yes, si tita may cancer, bebentahan ko yan. Sino pa? Diabetes? Yes! Bebentahan ko din yan. Please lang ha, huwag ganun. Huwag kayong magbebenta para lang kumita. Magbenta kayo kasi gusto nyo matulungan sila. Okay? Lagyan nyo ng puso. Dito sa atin, walang kota. Walang kota. Hindi tayo pinipilit magbenta. Okay? Kung hindi ka nakabenta ng isang buwan, okay lang ho. Member ka pa rin. Okay? Okay lang, member ka pa rin. Grabe. May nagpapahay. Oh, wala. Sige, mamaya usap tayo. Okay. No quota, ha? Kahit ayaw mo magbenta, member ka pa rin. Kasi may nagtanong minsan sa akin, baka mamaya yung scholarship na yan, kailangan magbenta kami. Tapos pag di na kami nakabenta, wala nang scholarship. Hindi ho. Kahit wag kayong magbenta, scholar pa rin kayo. Member pa rin kayo. Okay? Maganda po ba yung retailing? Pero hindi yan yung nakakayaman. Okay? Hindi kaya yaman sa 300 pesos. Hindi kaya yaman sa pagbebenta. Ito yung nakakayaman. Number 2. Ito po yung tinatawag namin na binary system. Paano yung binary system? Binary. Ayan. Under binary, meron tayong tinatawag na direct referral bonus at saka match sales bonus. Sa direct referral bonus, kikita ka ng 500 dito, 1.5. Naintindihan nyo ba? Hindi ko pa kayo na-explain eh. Explain ko yan. Ganito lang ho kasimple yan. Ang trabaho nyo lang dyan, simple ho. Imbitahin nyo lahat ng kakilala nyo, lahat ng K nyo. Sino yung mga K? Kamag-anak, kakilala, kachat, katext, kapitbahay, kamag-anak, kaaway, kabit, ano ba? Labas na lahat ng K nyo, ha? Iimbitahin nyo dito. Saan nyo iimbitahin? Dito ho sa seminar natin. Hindi nyo trabaho mag-explain, hindi nyo trabaho magpaliwanag. Sino ang papaliwanag? Kami na ho bahala dun. Nag-aintindihan? Pag nagustuhan, ang tanong, nakakahiya po bang i-share yung 7980? Hindi. Tama, imagine mo 7980, may scholar ka, may insurance, medical check-up, may products, pwede ka bang kumita? Marami ba kayong kakilala na may sakit? Kailangan mag-aral? Gusto kumita ng pera? Wala kayong ibang gagawin, iimbitahin nyo lang sila dito. Para mas maintindihan nyo. Meron po ba ditong, mag-example lang ako, task po ng kami lahat po ng, lahat po ng first-timers. Sige. Yung mga babae lang. Sige, para meron akong example. Yung virgin. Oh. Ha? Virgin yung sa business. Kita nga yung, woo! Virgin. Virgin. Sorry. Virgin mo sa business. Yung wala pang idea sa Alliance Emotion Global.
Yung tuloy, wala nang nagtaas. Oh. Kayo talaga, ang dami ng utak nyo. Ikaw, pangalan mo? Ha? Burje? Ha? 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 Je? Je? Burje? Je? J-E? J-H-E. Oh. Okay lang gamitin kita. Yung pangalan mo lang. Ang dito mo talaga ng isip niyo. Oh, okay lang. Sabi niya kasi, ako. Sumayo na siya. Pangalan lang. Iraming ko lang ha. Tapos ibabalik ko sa'yo mamaya. J-H-E. Ayan. Palakpakan natin si J. Okay. J, tanong ko sa'yo. Maganda ba yung laman ng 7980? Magme-member ka? Ah, oh, magme-member. Ha? Pasasa na yan, ha? Okay, J, may mga kakilala ka ba na kailangan din ng mga benefits ng 7980? Marami. Bigyan mo ko isa lang. Uncle mo. Ano pangalan niya, uncle? Ha? Ano? The four? Ano? Four? The four? G? O, G na lang, si G. Okay. Inimbita dito si Uncle G. Tapos nagandahan. Tama? Sino nag-imbita? Si? J. Automatic, pag nag-member si Uncle G, kailangan natin siyang i-register. Sa account ni J, meron siyang tinatawag na left group at saka right group. Ikaw mamimili kung saan mo ilalagay basta nag-member sa'yo. Sa sitwasyon na to, saan natin ilagay si Uncle G? Sa left. Automatic, pag nag-member si Uncle G, si J kikita ng 500 pesos. Okay? J, 500. Pwede na ba itong pang sago? 500. Pwede na, no? 500. Pwede na. Okay? Ang tanong, anong ginawa ni J? Bakit siya kumita ng 500? Nag-invite. Okay? Nag-invite. Isa pa. Meron ka pa bang isang kakilala? Isa pa. Sino? Sino? Pangalan? May. Si May. In-invite na dito si May. Nag-member. Ang sabi sa match sales bonus, para kitain mo yung 1-5, kailangan may pair. Ano ba sabi ng pair? Merong isa sa left, merong isa sa right. So, pag nag-member si May, saan natin ilalagay? Sa right. Para merong pair. Since nag-member si May, si J, kikita ulit ng 500. Ganun lang yun. Referral, direct referral. Parang pagbili ng kotse. Ay, may mga agent pala tayo dito. Halimbawa, nag-refer ako sa'yo. Bibili ng kotse. May kikitain ba ako? Referral, meron? Oo. Doon na meron eh. Dito pa kaya. Tama? Pagka nag-member si May, merong another 500 si J. All in all, sa dalawang invite niya, magkano nakinita niya? 1,000 pesos. Eh, meron tayong tinatawag na match sales bonus. Ano yung match sales bonus? Pag merong isa sa left at merong isa sa right, ang tawag dyan, pair. Dadagdagan niyo yung kita mo ng 1,500 pesos. All in all, ayan, sige, tuloy niyo. Ayan. All in all, magkano kinita ni J? 1,000 plus 1,500, magkano na? 2,500. J, 2,500, pwede na bang pang-paribund? Pwede na, no? Pwede na. Ang ginawa ni J, nung kumita siya ng 2,500, pumunta ng salon. Pumunta ng palo, nagpa- Reband. Walang kamalay-malay si J. Si Uncle G pala, tsaka si May, pumunta ng seminar, umatin, tapos nag-imbita rin. Si Uncle G, nag-imbita ng dalawang tao na nag-member. Kumita ba si Uncle G? Magkano kinita niya? Meron siyang 500? 500? Meron din siyang? 1,500. So, kagaya ni J, magkano kinita niya? 2,500. Si May pala, ganun din. Nag-imbita rin. Dalawang tao din. Magkano kinita ni May? 2,500. So, pare-pareha silang tatlo, kumita ng 2,500. Ang tanong, alam ba ni J na nag-invite itong dalawa? Ang ginawa ni J, pag-uwi niya, galing parlor, nag-check siya ng account. Di ba meron tayong webpage? O, meron kasi tayong webpage, ilalagay mo lang doon yung username mo at password mo, makikita mo na lahat na nangyari. Pagkakita ni J, sa account niya, uy, pumasok,
Si pangalanan natin si 1, si 2, si 3, si 4. Pumasok si 1, 2, 3, 4. Ang tanong, kilala ba ni Jay itong apat na to? Ang tanong, siya pa ba yung nag-invite sa apat na to? Siya pa ba yung nag-effort sa apat na to? Tama? Pero ito nangyari. Ang sabi ng computer, basta meron sa left, meron sa right, 1-5 per pair. Ilan yung bagong pasok sa left? Dalawa. Ilan yung bagong pasok sa right? Ilang pair yan? Dalawang pair. Magkano isang pair? Sa dalawang pair na yan, 3,000 ba kinita ni Jay? Yes. Walang kamalay-malay si Jay, kumita siya ng magkano additional? 3,000 pesos. Si Jay, galing parlor. Nagparibang lang. Pag-uwi may 3,000. Ano gagawin ni Jay? Uy, 3,000. Balik ulit parlor, papakulot ako. Masarap ba yun? Sira ba yun? Tanga? Ito yung klase ng negosyo na kahit wala ka, pwede kang kumita ng pera. Na kahit natutulog ka, pwede kang kumita. Hindi pa tayo tapos. Etong si Juan, pwede ba siya mag-imbita? Pag ito, pwede rin siya mag-imbita? Another pair ba yun? E paano pag ganito nangyari? Etong inimbita na to, grabe pala. Ang daming kakilala. Pang starstruck, hardworking, ang gwapo. Tama? Heartthrob, asipag, galing magsalita. Tama? Pwede ba siyang kumita ng pera? Ang yaman, ano pangalan? Si Dan. Sa akin yung mic eh. Wala kayong magagawa. Ang daming kakilala. Pwedeng dumami? Yes. Pwedeng dumami. Ito yung tanong ko. Sa sitwasyon na ganyan, kay Jay, ito yung right niya, ito yung left niya. Sino mas malaki kinita? Si Jay o itong si Dan? Eh, nauna sumali si Jay. Sino mas malaki kinita? Si Jay o si Dan? Ha? Si Dan. Bakit si Dan? Kasi siya yung mas maraming 1-5. Nagets ninyo? So dito yun natin binabasag yung maling connotation na etong business na to, una-unahan lang. Hindi po una-unahan to, pasipagan. Naintindihan niya? Yan. Eto tanong. Eto lang ba ang kakilala ni Jay? Eh what if meron pang isang kakilala si Jay na katulad ni Dan? Ano pangalan? Joey Mortel. Hindi ba si Joey? Ah, Joey. Alam niyo Joey? Grabe ang sipag nun. Hardworking. Gwapo. Pang starstruck. Pag na-invite ni Jay, saan niya ilalagay? Sa right. Ang tawag dyan, spillover. Kasi pwede mong itulong yun. Pero yung 500 sa kanya pa rin. Nag-gets, no? So, nilagay dito yung sa panghalimaw. Ano yung halimaw? Yung kahit sino kinakausap, kahit sino hinahakot. Tama? Pwedeng mag-imbita to? Pwedeng dumami? Pwedeng maging 1,000? Ang tanong, pag merong 1,000 sa left at merong 1,000 sa right, ano mangyayari kay Jay? Halimaw din. Ano mangyayari kay Jay? Sa left, sa right. Humahataw. Ano mangyayari kay Jay? Si Jay, no choice. Kahit ayaw niya ng 1-5, babahin siya, tatata rin siya ng 1-5. Kahit sawang-sawa ka na sa 1-5, tatata rin ka talaga ng 1-5. Masarap ba yun? Ang word of the day, 1-5. Pag-uwi nyo, 1-5. Pero teka, baka isipin ninyo, grabe naman yan. E paano pag sobrang daming 1-5 na, hindi ba malumugi yung company dyan? Natanong nyo ba yun? Dito sa company natin, sobrang tatag. Bakit ito? Kasi meron tayong tinatawag na safety net. Ano yung safety net? Ito yung protection ng company para hindi siya malugi. Para hindi siya magsara. Parang ganito, may limit o merong ceiling yung ibabayad sa'yo. Meron ka lang limit, may maximum payout ka lang na kayang bayaran ng company. Ang ibabayad lang sa'yo ng company ay 16 pairs per day. Yan lang yung kaya niyang ibayad. Hanggang 16 na pares ka lang. Parang ganito, paano pag meron pang 17? Yung pang 17,
pag yun pumasok, hindi ka nababayaran ng 1/5 nung pang-17. Naintindihan po ninyo? Kasi hanggang 16 ka lang. E paano pagka ang kulit? Nagpupumulit. E pakiusapan mo pa. Ma'am, pwede ba bukas na lang? Tama? Bukas na lang. Sabi mo, pakiusapan mo. E paano pag makulit talaga? Tama? Bukas na lang, papatayin kita. Hindi, bakit? Kasi nga, hindi ka nababayaran ng 1/5 doon. Pero, sana mapakausapan nyo. Ito ang gagawin nyo. Ma'am, pwede po ba bukas ka na lang sumali? Bakit bukas? Kasi kinabukasan, another 16 pairs na naman yung pwedeng ibayad sa'yo. Naintindihan po ninyo? So, 16 ngayon, 16 bukas, 16 araw-araw. Wala pong katapusan yan. Walang hanggan yan. Okay? 16. 16 po, so okay lang po ba pagtiyagaan natin itong 16 na to? Pasensya na, hanggang 16 lang talaga eh. Okay? Pwede na po ba sa inyo yan? Kasi ang 16, magkano isang pair? 1,500. Pag kinumpute mo yan, 24,000 po yan per day. So please lang ho, pagtiyagaan na ho natin to. Pwede na bang pagtiyagaanan? 24,000 per day? Ladies and gentlemen, that's more than 500,000 per month. Na-imagine nyo ba yun? 500,000 per month. Date mo pa yung mga matataas na ranggong siman. Tama? Na-imagine nyo po ba yun? May 500,000 ka ngayon, tapos next month may 500,000 ka na naman. Tama? Masarap ba yun? Akala nyo lang. Problema ho yan. Kumikita ka, 500,000 buwan-buwan. Grabe yun, laking problema niyan. Imagine mo ha, dapat yung kalahating million, maubos mo yan sa loob ng isang buwan. Kasi pag hindi mo naubos yan, next month, 1,000,000 na ubusin mo. Mas mahirap yun. Tama? Eh kung kayo tatanungin ko, ano mas masarap na problema? Ano yung mas gusto niyong problema? Yung problema kung saan nahanap ng pera o problema kung paano uubusin yung pera? Oh, kayo na bahalang mamili. Ladies and gentlemen, because of 7,980, lahat ng pangarap, lahat ng mga, alam mo yun, goal sa buhay, abot kamay mo na. Ha? Sige, tuloy po ninyo. So, yun lang po yung nangyari sa akin. Guys, nakaupo din po ako dyan, almost 4 years ago. Hindi ko naman nakalain na dahil sa 7,980 na yan, magbabago buhay ko. Okay lang po ba ikwento ko sa inyo kung ano nangyari sa akin? The moment nung umupo po ako dyan, syempre nung pangalawang attend ko, hello, nandiyan pa ba kayo? Ayan, ano na lang, 2 minutes, magkukwento lang ako. So, gandang-ganda po ako. Alam nyo, sa sobrang ganda ko, naisip ko kaagad kung paano, kung saan ako hanap na 7,980. Tama? Bakit to? For some of you, hindi kayo lahat magjo-join. Alam ko po yun. Hindi kayo lahat sasali. Bakit to? Dalawang klase lang ho ng tao yung umaatend dito ng seminar. It's either sumubo ka or palagpasin mo siya. Tama? Marami po yung nakausap ganito. Dan, maganda sana eh. Ang problema, wala akong 7,980. Yun po yung ayaw na ayaw naming maririnig. Bakit po? Ako po kasi yun din yung problema ko. Wala po akong 7,980. Pero that time, ayoko yung pumayag. Na 21 years old ako at umabot ako ng 25, 30, 40, ang problema ko, 7,980 pa rin. Ang tingin ko sa 7,980, hindi ho problema. Ang tingin ko dyan, solusyon sa matagal ko ng pinoproblema. Tama? Kaya ho, yun po yung nagpamotivate sa akin dahil wala akong pera. Alam niyo, excited po ako. Gustong-gusto ko nang magsimula. Ang problema ko, wala akong pera. Gumawa ako ng paraan. Lahat ho ng paraan, ginawa ko na. Ayoko man. Ginawa ko na talaga. Alam niyo kung ano yung paraan na ginawa ko? Nagbenta ako ng laman. Parang gusto yung bumili. Hey, ang dumi tayo naisip mo, laman ho ng bulsa. Meron ako cellphone noon. Yung cellphone ko, binenta ko, makasali lang ho. Makasali lang. Alam niyo, since nag-member po ako talaga, kinabukasan lang nakapagpa-member ako. Wala akong pera, pero nagawa ko ng paraan. Alam niyo, meron tayong package, kasi yung package yan, naka-paper bag yan. From Ortigas, umuwi po ako ng Bulacan. Yakap-yakap ko yung paper bag. Nakasakay ako sa bus, ha. Ramdam na ramdam ko talaga yayaman ako, eh. O, tingin sa akin ang tingin yung ano, yung katabi ko. Paano? Brad, yayaman talaga ako. Feel na feel ko yun. Hindi ko pera biro. Nanginilip pa yung luha ko. Sabi ko parang eto na yon. This is it.
pag-uwi ko ng bahay, ni-imagine ko na agad na pagka kinuwento ko sa parents ko, matutuwa sila. Yung pagtutulong-tulungan namin, yun ang napipicture ko, kaya excited ako umuwi ng bahay. Pag-uwi ko, nakita ko yung nanay ko. Sabi ko, isusurprise ko siya. Tama? So, sabi ko sa nanay ko, Nay, upo ka. May pag-uusapan tayo. Magbabago yung buhay natin. Alam mo, yung sinabi ko yung ano na yun, yung salitang yun, alam mo sinabi sa akin ng nanay ko, Anak, kutom lang yan. Kumain ka na ba? Kawawa ko naman, nanilipang sa akin ng kutom. Sabi ko, hindi yun. Mami, ito talaga. Yayaman talaga tayo. Nagbunog-bunog ako sa harap niya. Pinakita ko talaga. Alam mo, sinabi sa akin ng nanay ko, Anak, sige, ituloy mo yan. Tigil ka sa pag-aaral mo. Hindi mo ba alam, pinaperahan ka lang dyan. Alam mo yun, yung excitement level ko, bumagsak talaga eh. Bakit? Kasi yung mismong nanay ko, ayaw maniwala sa akin, nanay ko na siya. Alam mo yun, bagsak talaga yung tuka ko. Sabi ko, anong gagawin ko? Bakit hindi niya maintindihan? Bakit hindi niya makita yung nakita ko? Eh, since ayaw maniwala, ang ginawa ko, lumapit ako sa tatay ko. At doon yung tatay ko, baka medyo open-minded, maintindihan niya ako. Sabi ko, tayo, meron na ako papakita sa inyo. Kasi ramdam ko talaga, magbabago buhay natin dito, yaman tayo. Pinakita ko sa kanyang ganun. Alam mo, nakatingin lang yung tatay ko sa akin. Tapos ito lang yung salitang lumabas sa bibig niya. Sabi niya sa akin, Anak, 4 years kitang pinag-aral. Tapos yan lang ang hatupagin mo. Nagulat ako. Gusto ko lumubog sa akin na upuan ko eh. Sa madaling salita ho, yung unang nag-reject ko sa akin, yung nanay at tatay ko. Kung sino pa yung ini-expect ko na maniniwala, sila pa yung hindi naniwala. Alam niyo ginawa ko? Eh syempre, nagkasubuan na eh. Naisang lako na yung cellphone ko. Tama, wala na akong magamit. Anong ginawa ko? Syempre, tinuloy ko yung negosyo. Pasikreto. Sa umaga, estudyante ako, sa gabi ko lang ko siya ginagawa. Nag-iimbita ko ng mga klase ko, kaibigan ko. Alam niyo, after 5 months, hindi ko talaga akalain. Yun yung naipon kong pera. Pwede nang pambili ng kotse. 5 buwan lang. 5 buwan. Alam niyo yung naipong kong pera? Ang ginawa ko, sinama ko yung tatay ko. Sabi ko sa kanya, Daddy. Siyempre, Daddy na mayaman eh. Daddy, samahan mo ako sa Balintawak sa Toyota. Di ba may Toyota doon? Samahan mo ako sa Toyota Balintawak. Ang gagawin mo doon? Basta, samahan mo lang ako. Siyempre, nag-commute lang kami. Pagdating namin doon, sabi ko talaga sa daddy ko, Di, alin dyan sa mga sakyan yung gusto mo? Di ba? Alam mo sinabi ng daddy ko? Sige, tuloy mo. Alam mo sagot sa akin ng daddy ko? Anak, may pera ka ba? Di niya alam eh. Hindi niya alam. Hindi nga, hindi. Ano dyan yung gusto mo? Alam mo yung tinuro niya? Toyota Innova. Yun yung pangarap niyang sasakyan, pero never niyang nabili. Bakit? Siyempre yun. Tatay eh. Pantatay yun eh. 5 kami magkakapatid, nanay at tatay ko, 7-seater kailangan namin. So pinili niya, anak, ito, Toyota Innova. Yun yung pangarap niya. Alam mo, noong ding araw na yun, nailabas ko yung kotse. Noong ding araw na yun, pinaupo ko siya sa harap. Tinodo ko yung aircon. Iba kong ganyan. Alam mo, iba pala yung pakiramdam pagka naglabas ka ng bagong kotse. Sana po, mag-drive pero wala kami sasakyan. Tama? Pero pag sarili mo na pala, yung tipong, mauna na kayo lahat, huwag na akong kitkitin. Ganun pala pakiramdam. Oh, lapit-lapit mo na. Grabe. Grabe yung pakiramdam. Hindi, ayaw, hanggat maaaraw, masumayad yung bilong. Grabe, oh. Yung tipong pag umulan, manghihinayan ko, nababasa ata. Grabe yung feeling ko nun. Tapos sinitignan ko yung daddy ko habang nagdadrive akong ganyan. Sabi ko sa kanya, Di, naalala mo dati galit na galit ka nung nag-join ako dito. Gusto ko pa akong patagilin sa pag-aaral, di ba? Tapos alam mo sabi sa akin ng tatay ko, Ano ka ba anak? Chinachallenge lang kita. Nag-iba yung tiit ng mundo. Grabe, oh. Grabe talaga yung nangyari sa amin. And mula nun, todo support na sila. Ginagawa na namin siya pag may OPP ako, may presentation ako, nandiyan sila. And ladies and gentlemen, dun ko lang po naranasan na ang sarap palang magsabi ng I love you, nang hindi lang salita. Ang sarap palang magsabi ng I love you, nang napapasaya mo sila dahil sa mga naibibigay mo sa kanila. Tama ba? Kasi po yung naging prinsipyo ko, yung mga magulang natin, hindi na sila bumabata. Naniniwala kayo dun? Hindi natin hawak yung buhay nila. Taon-taon nagkakaedad sila, taon-taon nagdi-deteriorate yung mga katawan nila.
Ladies and gentlemen, doon ko po na-realize na ang sarap pala nilang pasayahin hanggat malakas sila. Ang sarap pala nilang paligayahin hanggat nai-enjoy pa nila. Kasi marami po ang kaibigan na hindi na nila nagawa yun. Tama? Hindi na nila nagawa yun. Ladies and gentlemen, because of Alliance in Motion Global, dahil sa simpleng pag-upo ko dyan at desisyon na trabawin, gawin, isa puso yung Alliance in Motion Global, doon po nagbago yung buhay namin. Tama? Sige po, tuloy nyo. Kaya ngayon, I do believe, yung pag-upo nyo dyan ngayon, yung pag-upo nyo po dyan ngayon, hindi po yan accident. Naniniwala kayo doon. May reason, may dahilan kung bakit ikaw, sa dinami-dami ng kaibigan ng tao nag-invite sa'yo, bakit ikaw? Kaya po, kung meron man akong pasasalamatan, ngayon, yun po yung taong nagdala sa akin dito. Alam nyo kung sino yun? Si Jaisel Alburo. Yung, diba? Hindi ko natanggihan, yung ganda kasi. Diba? So, grabe ho, hindi ko akalain na dahil doon sa simpleng decision na gawin yung Alliance in Motion Global, totally nagbago yung buhay namin. Tama? Nung huling Pasko lang. Yung Pasko yun namin, sanay kami sa bahay, nagpapasko eh. Tama? Sanay kami sa bahay. Pero nung nasa Alliance in Motion Global ako, masarap pala yung paminsan-minsan magbabago yung ambience. Alam niyo po ginawa ko? Sinama ko yung buong pamilya ko, pati asawa ng kuya ko, sinama ko na. Alam niyo kung saan? Sa Sofitel. For 2 nights, nagpabook po ako doon para maranasan man lang namin. Totoo yun, never namin naranasan. Pumasok sa isang hotel. Diba? Alam niyo, isang gabi doon, ang mahal pala. Tama? Pero buti na lang, nasa In Global. Tama? Ang sarap ng pakiramdam na napapasaya mo sila, nag-enjoy sila. Yung tipong, makikita mo yung pagtulog nila, maaliwalas yung mga mukha nila. Guys, ito lang po, kung first time ka na nakaupo ngayon, pag-uwi mo mamaya, isa lang gawin mo. Kung kayo po, kabataan na tulad ko, una mong puntahan yung parents mo. Habang natutulog sila, pagmasdan mo sila, kung nakikita mong hindi maaliwalas mukha nila, hindi yan masaya. Tama? Kung nakikita mong hindi maaliwalas, hindi maibig yung pagtulog niyan, yung mga mukha nila, gawin mo yung Alliance in Motion Global. Gawin mo to. Subukan mo to. Subukan mong ibigay yung buhay na deserve nila. Kung ikaw naman magulang at meron kang anak, gusto niyo po ba na makontento na lang yung anak niyo sa ganung buhay? Kung naniniwala kayo na kaya niyong ibigay yung buhay na deserve nila, gawin niyo yung Alliance in Motion Global. Guys, yung 780, sobrang late po niyan compared sa buhay na naghihintay sa inyo. You deserve to be a millionaire. Deserve mo gumanda buhay mo. Deserve mo na maging hawa buhay mo. Tama? Kailangan mo lang mag-decide. Ladies and gentlemen, tapos na po ako. To God be the glory. God bless po sa inyong lahat. Anyway, yan, tingin ko sa pagpalakpak nyo. Bago ko bumaba, isang privilege po sa akin na meron akong tawagin. Ayan, meron akong tawagin. Itong taong to, hindi lang ho siya local, hindi lang ho siya sa Philippines gumawa ng business. Kasi nga, AIM Global, hindi lang ho yan pangalan. Yan po ay may meaning. Ibig sabihin, hindi lang tayo pang Pilipinas. Hindi ho tayo AIM Philippines. Hindi tayo AIM Ortigas. Ano yung AIM natin? Global. Ladies and gentlemen, itong tatawagin ko, hindi lang siya sa Philippines, sobrang laki ho ng grupo niya. Not in the Philippines, kundi sa Nigeria. Alam niyo yung grupo niya doon? Pinoy siya, ha? Pilipino siya. Pero ang nililid na tao po nito, international. International. So, isishare po niya kung paano niya nagawa. Isishare po niya mga tips and ideas kung paano lumaki, sumabog yung grupo mo kahit sa ibang bansa. Gusto ba siya marinig? Yes! Gusto ba siya makilala? Yes! Pero, syempre, palakpakan natin siya ng traditional. Hindi ganyan. Ba kayo? Yung traditional, 1,000,000! Wala, may nauhuli. Sabay-sabay. 1,000,000! 2,000,000! 3,000,000! At milyon-milyon palakpak para sa ating international show, Jed Mosseria! Good morning po. Good morning po sa inyo. So, actually, hindi ko po ina-expect na ganito karaming crowd pala. Kasi nung in-invite po ako ni Jaisel, sabi niya sa akin, mag-share ka sa mga leaders ko. So, hindi ko po alam. Kala ko dito lang sa boardroom mag-meeting, mga 10, 12, ganun lang. Hindi ko alam ganito po pala karami. Diba? So, good morning po ulit sa inyo. Actually,
Tama po yung sinabi nila, we are international expansion. And ngayon nga po, after neto, talagang magra-rush na ako pa uwi kasi nag-impake na po ako ng gamit ko. Sa Tuesday po ako babalik ng Africa. Okay, so ang market ko po talaga is Africa. So muli po ako si Jed Mark. And eto lang po, some of the testimonies lang na may share ko sa team ko. Actually, nag-join lang din naman po ako September. Kasi October po tayo nagsimula sa Nigeria. Pero the good thing po na nangyari sa akin, ang nangyari kasi yung mom ko nasa Nigeria din. Actually po, 4 years na akong nasa Nigeria. One company sent me there para maging trainer. At the age of 18, ako po yung pinakabatang trainer ng isang company. Networking company din before. Then it's more than 1 year na hindi na po ako nagne-network. Nasa Ghana po ako, Africa din. Part din ng Africa. Then yung mama ko tumawag sa akin. Sabi niya, anak, magsisimula na yung AIM Global dito sa Nigeria. O, anong gagawin ko? Sabi niya, mag-network ulit tayo. So alam niyo po, that moment alone, iniwanan ko yung trabaho ko sa Ghana. I'm working in one development corporation. Okay, kasi po, I'm an economist by profession. At the age of 18 po, natapos ko po economist ko sa Lasal, De La Salle University, Manila. Okay? Ano, salamat po. Ano po yung pinapalakpakan nyo? Ako po o yung Lasal? Ah, yung Lasal. Kala ko ako eh. So yun po, actually, ano naman, okay naman. Malaki naman eh. Malaki naman din yung income. Malaki talaga. Malaking kahihiyan po. So, laki-laki ng pinampaaral sa'yo tapos ganun lang yung gagawin. Hindi, actually okay naman po yung income. Pero ang hinahanap pa rin po ako, sila hinahanap ng katawan ko, yung network pa rin eh. Iba pa rin kasi yung init ng network. So yun nga po, yung sinabi sa akin ng mama ko yun, immediately, niwan ko yung trabaho ko, nagpunta ako ng Nigeria. Ang blessing po nun yung first month po namin sa Nigeria. Yung first month po namin, nag-hit po kami ng 1,200 registrations. That's first month. Okay? Salamat po. Kung may kita nyo po actually yung team natin sa Nigeria, yung first seminar na hinandle ni Sir Adrian, yung punong-puno po yung office. Yun, 80% po ng mga tao doon sa team ko po. We hired 44 buses para sunduin yung mga tao from different states. Then after that, nung nagsialisan na sila, may mga nag-huddle po, mga siyam na grupo. Sa siyam na grupo po na yun, tatlo lang yung hindi ko po group, yung anim doon group ko pa din. Okay? So ganun po naging kabilis. And simula po nung October until now, nasa more than 4,000 na po yung tao sa team ko. Registrations. Okay? Ngayon, di ko naman ina-expect na ganun din yung magagawa ng karamihan sa atin. Diba, hindi ko naman in-expect na ganun din yung magawa nyo. Pero ito po ang anyo, isa office, ilang bansa meron tayong distributors? 17 bansa may distributor tayo. Ang tanong ko po sa inyo, sino yung target market natin sa mga bansang yon? Yung mga locals ba nila o mga Pilipino lang din? Karamihan Pilipino lang din eh, no? Alam nyo po ang kagandahan sa Nigeria is the first country na ang market natin mga itim. Pag nakita nyo po yung mga locals nila yung tumitirada ng network. Kaya talaga international expansion ang target natin ngayon. Ngayon, gusto nyo po ba makakuha ng ilang strategies kung paano magiging mayaman doon? Yes! Gusto nyo ba makakuha? Actually, ito, napaka-precious na ito kasi hindi ko talaga ito laging sinishare. Diba? Minsan lang. And hindi naman po rin ako masyadong sinishare dito sa Pilipinas. One time lang din po ako nakapagsisell sa Dasma lang. Okay? So, ito po, ang gagawin nyo, magandang gawin, create your own new Facebook account. Bagong Facebook. Sige po, gamitin yung Facebook nyo. Tingnan nyo, karamihan sa ating mga networkers, nauubos lang yung oras natin, kaka-Facebook lang din, pero wala naman, hindi naman for the business, di ba? Alam nyo po, ang pinakamaganda sa network is prospecting. Tanong ko sa inyo, when was the last time you prospected? Kailan kayo huli nag-prospect? Kagabi? Kahapon? Nung isang araw? Alam nyo, sa network marketing business, prospecting is our breath. Yung hininga mo, prospecting. Sa networking business, yung hininga mo, prospecting. Ibig sabihin, pag kahapon ka pa huling nag-prospect, kahapon ka pa huling huminga. Isang buong araw ka nang patay. Sa networking business mo. Bakit? Kasi yung prospecting, yun yung makakapagdala sa'yo ng downlines. And sa networking business, yung downline, directly convertible to money yan. Sa business natin, yung downline po, parang cheque yan. Pwede mong papalitan ng pera. Kasi pag marami kang downline, marami kang pera. Ganun po sa business natin. So, ang gawin nyo, create another Facebook account. Okay? Para dun po kayo mag-a-add ng mga tao sa Africa. Ang gawin nyo, pwede nyo pong gamitin device pagka nakahanap kayo ng isa or punta po kayo sa mga online sites, mga dating sites, mga ganyan. Open po kayo. Tapos pag may nakuha kayong Africa, nang gawin nyo, pagka nakuha nyo, i-add nyo sila sa Facebook. Pag na-add nyo po sila, pag nakausap nyo, although hindi man sila mag-yes sa inyo, ang gawin nyo po, hanapin nyo pa rin yung iba nyang friends. From that, makakuha ka ng mga connections, dadami po yun ang dadami. Who knows, diba? Meron po actually kayo sa team, nakapagpa-register ng African, ilang heads yun, nasa 40 heads yun, no? Yung na-register.
Oh, 40 heads po. 'Di ba? Si JP, 'di ba? So yan po JP Calios. 'Di ba? So isipin niyo, nandito lang kayo sa Pilipinas kahit doon may downline kayo. Tanong ko bro, ano ba ginastos mo na masahe ka ba? Hindi, 'di ba? Effort lang tsaka pakikipag-chat, kuryente lang tsaka internet. 'Yun lang. Eh, ang agandahan po sa Africa, sa Nigeria actually, para pong Pilipinas 20 years ago. Ma 20 years ago, na pag sinabi mo, ay may networking, lahat po yan magsisisunuran. Hindi ang kagaya ng Pilipinas, na para ma-invite mo, magsasabi ka ng kung ano-ano, meron kaming ano, modeling, may mga ganyan-ganyan kami. Meron po ba ditong naimbitahan ng modeling? Wala naman. Network naman po talaga. So yan ang kagandahan doon. Pag sinabi mo networking, lahat sila mag-uunahan. Okay, so yun po yung encouragement ko sa inyo. Actually, ang daming tao nagtatanong sa akin, bakit networking yung pinili mo? Ako po ang pinapractice ko professional networking. Hindi po ako yung networker na nag-network kasi walang magawa sa buhay. Tandaan nyo po, hindi ako yung networker na nag-network kasi wala akong magawa sa buhay. Kaya po ako nag-network kasi may choice ako and my choice is network marketing business. Simple lang naman po eh, nagtatanong yung mga tao, ano ba reasons bakit ka nag-networking? Ba, ano bang reasons bakit ka nag-networking? Actually po, dapat sa LaSalle double major ako. Ang ginawa ko, tinapos ko lang yung first major ko, yung second major ko hindi ko na po tinuloy. Kaya at the age of 18, nakatapos na po ako. And ang nangyari, nung mag-enroll na kami ng second major, kasabay ko yung mga kaklase ko, sabi ko sa kanila, mga pre, hindi muna ako magtutuloy. Iwanan ko muna yung studies, magpa-file muna ako ng leave of absence. Yung economics na lang muna tatapusin ko. Ngayon nagtanong sila, bakit? Bakit ba economics? Hindi mo na tinuloy, ano bang gagawin mo? So ang sabi ko po sa kanila, nahiya pa nga ako, sabi ko sa kanila, pupunta akong Africa. Nung sinabi ko pupunta akong Africa, pinagtawanan na nila ako. O nga naman, kasi kung titignan natin, di ba sa dami-dami ng bansa, bakit Africa pa? Pero ang nangyari po, yung isang kasama ko, sabi niya, okay naman, baka mamaya maganda yung trabaho niya sa Africa, baka sa oil company or what. So tinanong ulit nila, ano bang gagawin mo nga pala sa Africa? Alam niyo po, mas nahiya ako eh, parang binulong ko networking. Mas lalo po nila akong pinagtawanan. Pero nakakatuwa po doon, ngayon, yan, actually yung mga naka-green na yan, puro mga tao ko po. Okay? Nung nag-start po tayo, yung yan, yung crowd na yan, ito po hindi pa nag-umpisa yung seminar. Kasi nung nag-umpisa po yung seminar, kahit yung aisle natin punong-puno ng tao. Okay? So yun po yung nakakatuwa doon. Ngayon, tinanong nila sa akin, ano bang reason bakit ka magne-networking? Ito lang po, bago ako magtapos, makinig po muna kay sa akin, no? Bago po ako magtapos, ano bang reason bakit ako nag-networking? Una, ROI. That is return of investment. Believe it or not, lahat po sa atin dito investor, naniniwala ba kayo doon? Yes. Lahat po tayo investor, kahit wala tayong pera, investor tayo. Yung iba sa atin nag-i-invest ng oras, di ba? Yung iba sa atin nag-i-invest ng effort, lahat tayo investor. And ang typical na Pilipino, anong mindset? Ang gusto natin, mas maliit na investment pero mas malaking income. Ngayon, kung ganun ang mindset mo, kung ang mindset mo typical na Pilipino, ano bang dapat mong gawin? Traditional business ba? Sa traditional business po, napakalaki ng capital. Pero ang babalik sa'yo, maliit lang. It will take you 2 to 3 years bago mo mabawi yung capital mo. Eh dito po, ang kagandahan sa atin, naglabas ka ng 8,000. Paglabas mo, meron ka na agad products worth 6,000. Tapos yung scholarship, yung insurance and all. Alam niyo po ba sa Africa, hindi po 8,000 yung pinag-uusapan namin? Hindi po 8,000 yung pinag-uusapan namin. Ang pinag-uusapan natin doon, 12,000, 11,000 pesos. Yung po ang registration doon, hindi 8,000 pesos. At wala po kaming insurance, wala po kaming medical, wala po kaming scholarship doon. Products lang ang kapalit nung 11,000 natin. Ba, pero ang bilis pa rin po ng registration. Bakit? Kasi ang gusto natin, di ba, maliit na capital, malaking income, and that is networking. Okay, pangalawa, residual income. Karamihan po sa atin, ang gusto natin, konting effort, pero malaki yung pumapasok na income. Ngayon, kung ganun gusto mo, dapat ba mag-empleyado ka lang? Hindi po eh. Alam niyo po ang nakakatuwa rito, minsan nagpupunta ako dito sa office para lang kumuha ng mga gift check. Everyday po yung encashment nandito na lang sa ATM ko. Umuwi po ako ng Africa, may mga dala akong dollars. Actually, kanina pala, napapapalit ako kay Jaisel. Ngayon ko lang ilalabas, ngayon ko lang papapalitan yung dollars ko mula nung umuwi ako. Kasi po hindi ako nakapag-encash kahapon. Diba? Tsaka hindi rin papasok yun. Ngayon, ano ibig ko sabihin? Residual income na kahit wala kang ginagawa, may pumapasok na pera. Sa networking lang po natin magagawa yon. And lastly, hindi lang po ROI, hindi lang residual income, yung huling-huli po nun, retirement.
Karamihan sa atin, ang gusto natin, makapag-retire na ang maaga, pero magandang buhay. If not networking, hindi po natin ma-achieve yung mga bagay na yan. Hindi po natin yan ma-achieve. So the best business actually right now is network marketing. 4 years ago or 6 years ago nung high school po ako, 6 years ago, marami. Actually po kasi 15 years old pa lang nagne-network na rin po ako eh. At the age of 15, nagne-network na rin po ako. Meron ako mga kasabayan sa high school na hindi sila open sa konsepto ng networking. Niayaw nga nila ng networking eh. Alam niyo po, nung mga nakaka-chat ko sila lately, iban sila, nire-recruit nila ako sa networking business nila. Ano ang gusto makita nyo? It's a law of economics na pag meron tayong economic crisis, habang nagsishrink yung economy natin, tumataas po yung informal sector. Ano yung informal sector? Mga vocational courses, yung direct selling business, at yung network business. Kaya po karamihan ngayon, pag tinanong mo, network, alam na nila yung networking. Even LaSalle, Ateneo at UP, meron pong short courses for networking. Malinaw po ba yung sinasabi ko? Malinaw po ba? Ito lang po, sino po ba yung hindi pa mga member dito? Sino po yung mga hindi member dito? Sino yung mga member na? Okay, halos patas po, no? Marami na rin mga member, pero marami pa mga hindi member. Sa mga member na, you can start chatting people. Ito lang po, sa mga hindi pa member, paano pag nakipag-chat kayo sa mga Africans? Diba? Tapos kayo pala hindi pa registered. Baka mamaya right away ready ang magpa-register. Baka hindi mapunta sa ilalim nyo yan. Alam niyo po sa Africa, we are not counting days anymore. We are not counting weeks anymore. Hindi po kami nagbibilang ng linggo sa registration. Hindi po kami nagbibilang ng araw. Kadalasan po binibilang namin oras. Every other hour or every other minute may nagre-register po sa team. Like sa team ko na, hindi po bumababa ng 30 hanggang 50 ang registrations. Every day. Ganun po kabilis. Kaya sinasabi ko sa mga hindi pa registered dito, sa mga hindi pa po registered, every minute na hindi nyo ginagawa yung business, every minute na hindi kayo nagre-register, sinasayang nyo lang po yung oras nyo. And that is the truth. Okay? So ayoko na po masyado maraming sinasabi. Ang nakagandahan, nakapagbigay naman po ako ng tips sa inyo on how to expand your business. Kagaya nga po ni sinabi ni Dan, ba? Our business is global. We are aiming global. Okay? Maganda na meron kayong market sa Pilipinas, pero how much would you like it na sa iba-ibang bansa, meron po kayong mga tao? And they are working for you. Ba? So, yun po, sa mga hindi member, yun lang naman. Yung urgency is mag-register kayo ngayon. Sa mga registered na, okay, you can start connecting with other countries, African countries, and then communicate na lang po kayo sa apply nyo. Para yung apply nyo na lang yung makikipag-communicate sa akin. Okay, hindi po pwedeng pa isa-isa yung ina-accommodate natin. So mag-communicate na lang po kayo. And yon, farewell na din po to kasi sa Tuesday na po ako lilipad papuntang Nigeria. So pakisama na lang po ako sa mga prayers nyo. Sana may naintindihan po kayo ngayon. Grabe, milyon-milyon palakpak para kay Jed na marinig tong taong to. Dahil sa kanya, because of this person, special person na tatawagin natin, siya po yung dahilan kung bakit meron tayong 700 millionaires. Siya lang naman, okay, sa lahat naman dito, abangan nyo to, siya lang naman yung training director mismo ng Alliance Global. Oh, kilala nyo na. Nabuhayan na kayo ng dugo. Lapit pa, lapit lahat. So kung ako ikaw, yung nasa likod, lumapit ka dito. Dahil laway pa lang na itong taong to, nakakayaman na. Yes! Sigurado yan. Alam mo ma'am, di ba nandyan ako? Kaya ako nagkakotse, tatlong kotse, isang kondo. Dahil natalsikan lang ako ng laway. Ito yun! Kaya yung laway, saluhin. Diba? Kaya yung mga nasa likod, huwag ka bumayag na nasa likod ka lang. Ilahat po ng mga upuan, may mga bakanting upuan pa po dito. Okay, nakikita natin kung sino yung malawak yung future dito sa AIM Global. Alright. Kasi yun yung mga natira. Yes, and ngayon pa lang, sa lahat ng mga naupo dito, congratulations na. Congratulations. Diyan pa lang, successful ka na. Sabi nga nila, di ba, many are called, but few are chosen. And kung ikaw naniniwala na chosen ka, tumayo ka! Yeah! Chosen! Bakit tayo naman tumayo! Ayan! Yeah! Diba? Oo, paano yan? Okay! Dito.
Doon po sa mga kinausap nitong taong to, 700 po yung naging milyonaryo dahil po sa mga words of wisdom sa bawat salita na lumalabas sa bibig nitong tatawagin kong special person. So handa ka na bang tawagin ko siya? Yes. Pero bago ko siya tawagin, para mas maging effective, dapat ikaw mismo handa ka. Tama? Okay. Dapat handa ka. Sir! Honor! Hindi! Palakpak na mga payaman! Ang mas malakas ang papalakpak, mas lugo ng layaman sa Engoma! Palakpak, 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 palakpak! Million-million palakpak, ngayon pa lang, congratulations na! Mga milyonaryo sa Engoma! Kamayan na katabi, kamayan nyo, kamayan nyo! Sabihin mo, congratulations! Ha? Yan, congratulations! Ikot, ikot! Lahat ang maabutan ninyo, kamayan ninyo! Yan! Napakaswerte yung nag-stay ngayon! Yan, yan! Sige! Oh! Palakpakan natin ang M1 Dragon! Grabe, anong oras na? Gising pa kayo? Yan ang mga milyonaryo. Walang pakialam sa mga napupuyat, napapagod. Tama? Lahat ng gusto ni Maman kailangan may mga konting sakripisyo. Tama ba yun? Yes! Alam niyo po, kanina po ako sinabihan ng inyong mga uplines ng Alburo family. Uplines ninyo, nasabi niya, Sir, grabe talaga ang AIM Global at grabe po talaga ang AIM One Dragon. Bakit? Alam namin ang next na magiging milyonaryo. Krasa grupo namin. Kayo yun. Tama? Sa mga first-timers, alam ko maraming first-timers ngayon. Taas kami ng mga first-timers, gusto ko malaman. Grabe, kayo ba yung mga bagong milyonaryo? Palakpakan nga yung mga mukha na yan. Ha? Tandaan ninyo yung mga mukha na yan. Alam niyo po, kung ano sasabihin ko, ngayon po ay Sunday, Family Day, Church Day. Are you with me? Are you listening? Yeah. Guys, give me a few minutes lang, okay? At importante, importante yung sabihin ko sa inyo lahat. Konting katahimikan lang, katahimikan, lahat nakapokus sa akin kasi po, totoo lang, hindi ako ang mambabaliw sa inyo. Ako mismo ang binabaliw nyo. Yeah! Alam mo ba yun? Ha? Bakit kaya nyo? Kasi po, nung ako yung nag-uumpisa pa lang, bilang isang networker, ganyan din na itsura ko dati. Tama? Sigaw ko na sigaw. Grabe! Power! Payaman talaga! Payaman! Kahit kumukulo na tiyan ko sa gutom, payaman! Payaman! Ha? Magkakakotse tayo, magkakakotse tayo. Tama ko ba yan? Tapos paglabas ko sa labas, oh. Tricycle, tricycle! Diba? Tumatawa kayo kasi, eh. Yan din ang narinig ko dati. Tama, kitang-kita ko ang sarili ko sa lahat. Guys, kung ano po ang present situation ng mga top earners sa Global, yun ang naghihintay sa inyo. Tama ba yan? Ang top earners sa Global, kumikita ng 2 million sa buwan. May kumikita na 1.8 million, may kumikita na 1.5 million, may kumikita na 1 million per month. Maraming distributors ang kumikita ng 500,000. Bakit kayo nag-stay ngayon? Ba't kayo tuwan-tuwa? Ba't kayo sumisigaw? Tumatayo, pumapalakpak, tumataas sa kamay. Power, power. Bakit? Kasi po, kung ano ang present income ng mga top earners, yun ang future ninyong lahat. Ano ba yun? Dapat lang kayong manggigil. Dapat lang kayong mangilabot. Kasi alam niyo ang mangyayari sa inyo. Sa labas, yung mga tao, pag may mga usapan, mga pangarap, hindi sila kinikilabutan. Kasi mga pangarap na yun, puro salita lang. Alam nila na malabo o malayo nila o imposible na mukha yung mga pangarap. Paano kung mangarap sa labas, kung tuwing sweldo, inaabangan mo, hindi nyo pa hawak ang sweldo mo, alam mo na kung saan may babayad. Kung saan mo nadadala yung pera mo. Yes? Yes. Sa Global, kung kumikita ka ng daang-daang libo, minsan milyon, alam mo, matagal ang isang taon, pwede kayo magkaroon ng kotse. Magandang eskwelahan para sa anak ninyo. Magandang bahay, magandang tahanan, masarap na pagkain, magandang bihis, at pagtulong sa kapwa. Masarap na masarap ba yun? Yes. Now, sa mga narinig mo kanina, Doc Boots Villena, nagkwento ng produkto, si Dan Aquino, nag-present ang marketing plan, at kung iba-ibang mga testimonies ang inyong narinig. Yes? Yes.
Malamang kayo na-excite. Nanggigigil kayo. Dapat na kayo manggigil. You know why? Ba't kayo maswerte? So, dinami-dami ng mga tao naghahanap ng magandang buhay para mo kayong mga pangarap. Ibang mga tao, hindi malaman kung anong gagawin. Sila ba'y maghahanap ng magandang trabaho, magtatayo ng magandang negosyo, o magkatrabaho sa abroad. Tama? Pwede kang magtrabaho sa abroad kasi maganda ang kinikita mo. Pero alam natin, kung pag-usapan ay employment o negosyo, malamang ang pwede mong gawin lang ay magtrabaho sa ibang bansa. Kasi sa mga negosyo, milyon-milyon ang puhunan ang kailangan natin. Samantalang pa ikaw nag-abroad, malamang ang placement fee na 50,000 to 100,000 kaya mo i-produce. Marami ba nakatrabaho sa abroad? Sa mga nakatrabaho sa abroad, wala pong masama doon. Minsan nga lang, dahil copy ka sa patalim, gusto mong bigyan ng magandang buhay ang iyong pamilya, makasakripisyo kang iiwanan mo yung mahal mo sa buhay para magtrabaho sa ibang bansa. Tama? Pero masakit ho, mayroong mga tao na kapag nagtrabaho sa abroad, ang pamilya nasisira. Hindi lahat. Kasi mayroon akong ilala, nakatrabaho sa abroad, pero maganda naman ang buhay, tama? At mahal na mahal ang pamilya niya. Isa doon si Rosie, na nakikinig ngayon sa Justin TV. Palakpakan mo si Rosie. Si Rosie, isa yan sa mga distributors na kahit malayong lugar, hindi natin kapiling, pero siya laging updated. Lahat ng klase ng trainings, pinapanood niya ay either sa YouTube o sa Justin TV. Hindi naging hadlang ang layo niya para makuha ang mga pangarap. Yung ibang tao, nag-a-abroad, sakripisyo. Nasisira ang pamilya. Tama ho ba yun? Nagkataon lang kasi wala silang ibang choice. Ngayon, meron kayong choice. Sa mga first-timers na taas ng kamay, ba't ka mahabalo sa sabihin ko? Ako po, bago ma-involve sa negosyong to, kapareho niyo din. Inimbitahan ako. Tama? Normal, pag inimbitahan ka, first-timer, hindi ka maniniwala. Hindi ka sasama kasi hinahanapan mo ng maganda resulta yung tao na ginbite sa inyo. Yes or yes? Ang background ko po, dati akong boss sa isang 5-star hotel sa Ross Boulevard. Yung Hyatt Hotel. Familiar? Yes. 12 years po ako nagtrabaho sa Hyatt. Magandang position ko. Ang nag-invite sa akin, desk clerk ko, kaya ayaw ko maniwala. Una, wala siyang resulta. Pangalawa, ako yung boss. Mabuti na lang, laki ng pangarap, pasasalamat ko sa taong nag-invite sa akin, sa upline ko, sa sponsor ko. Bakit? Hindi siya nasawa na ako'y imbitahin. Na kahit anong ayaw ko, pinipilitan nyo ako imbitahan. Ganun ba ginagawa sa inyo? Napakaswerte nyo kung kayo ay pinilit-pilit pa. Ang iba sa inyo, akala nyo pinagbigyan ninyo ang sponsor nyo. Nagkakamali ka. Ngayon pa lang, ang pinagbigyan ninyo ay ang inyong mga sarili. Do you agree? Yes. Nangangarap po maganda ang buhay inyong sponsor. Inimbitahan kayo kasi gusto rin po ng sponsor nyo na makuha ninyo at gumanda ang inyong mga buhay. Palakpakan ng mga sponsor. Nung una kong attend, pinagbigyan ko siya sa pilitan. Nung una, ako po'y naiilang, ako po'y nakukornihan, ako'y nababaduyan. Kung first timer kayo, nung ako po'y tinawag ni Dan, tsaka ni J. Hazel, nagtayuan kayo, nagpapalakpakan, para bang nakakauto-uto. Tama ba? Parang kulto. Habi ko ang baduy. Tama ang corny. Kaya yung mga tao nagsalita about networking business, maganda pinag-uusapan, malaking pera, hindi ako makarelay noong una. Hindi ko sila maintindihan. Mabuti na lang, merong taong tinawag. After ng seminar, parang ganito, merong tinawag, nagpatotoo. Ikinukwento niya na maganda talaga ang negosyo. At alam niyo ba tinawag? High school graduate, isang security guard ng 7-Eleven, ginagawa ang networking business. Nagsalita, sa harap naman ng tao, inaabangan ko eh. Yung tinawag kasi, naka-t-shirt, naka-maong, naka-rabe shoes. Ang hina ng boses. Alam mo sabi, good morning. Ako po si ganito, high school graduate, dating security guard ng 7-Eleven. Pero ngayon po, kumikita na ako ng 50,000 buwan-buwan. Sabi ko, magkano daw? 50,000, and that was year 1998. Tama? 14 years na po ang experience ko bilang networker. 50,000, malaking pera yun. Kasi siya, high school graduate, security guard. Pagkatapos magsalita, pinuntahan ko. Sabi ko, Brad, talaga bang security guard ka? Alam mo ginawa? Nilabas yung ID. Aguila Security Agency. Hindi ko makalimutan. Yung pangalan nandun. Yung picture nandun din. Ang itim din.
Parang tamite yung mukha. Puro ka mukha. Sabi ko, magkano kinikita mo? Pinakita yung mga photocopy ng cheque. Nakakita ko 80,000 pesos. Sabi ko, brother, yan ang kinikita mo buwan-buwan. Alam mo sabi sa akin, hiyang-hiyang sumagot. Alam mo sabi, sir, bumaba nga. Bumaba pa yan? Gusto kong sapakin eh. Bakit? Naiinsulto ako. Nangliit ako. Bakit money, Jen? Pero narealize ko walang money. Puro cheer. Ladies and gentlemen, marami bang ganon? Yes. Maganda ang position, manager, presidente, vice president, to the general manager, to the manager, to the supervisor, and that's the ganda title. Pero kinikita 20 mil, 10 mil, 8 mil. Tama? Ang ganda ng dating ko. Noong mga panahon, mga panahon na yun, can you imagine myself? Ang tangkad, matikas, matipuno, magandang lalaki, makisig. Huh? Anong nasaan? Noon! Sabi, nasaan dyan? Ha? 12 years, 14 years ago. Ang ganda ng dating, pero walang batong. Guys, doon nag-umpisa lahat yun. Alam mo ba sabi ko sarili ko? Kung ano man ang pinag-uusapan sa negosyong yan, kung nagawa nila at sila yumaman, kahit ano pa yan, kahit hindi ko pa alam. Kasi normal po yan eh. Sa umpisa, hindi mo kayang intindihin lahat ng pinag-uusapan dito. Tama ba yan? Basta ang pumasok sa utak ko, kung nagawa nila at yumaman yan, alam ko kaya kong gawin. Guys, good news. Kung nagawa nila, kung nagawa namin, lahat kayo, kaya yung gawin ang AIM Global. Tama ba yan? Maganda ba ang pinag-uusapan ngayon? Yes! Malamang uri-uri ka na. Diyos ko, gusto ko lang umuri eh. Bakit para ikuwento ko sa nanay ko, sa tatay ko, sa girlfriend ko, sa boyfriend ko, sa asawa ko? Tama? Gusto niyo na mauwi kasi sabi mo, grabe, ang ganda pala sa AIM Global, yayaman na tayo. Expect mo sabihin sa'yo, hey, gutom lang yan. O, ba't ko alam yan? Ito ang mangyayari sa inyo. Uunahan kita. Yung nangyari sa akin, ang seminar alas 7, natapos ng alas 9, nakawiyo sa bahay namin ng alauna na madaling araw, tuwang-tuwa, excited, masayang-masaya, alauna na madaling araw. Anong iisipin ng asawa ko? Ba't ako masaya ng alauna? Tama o tama? Ginising ko, ma! Grabe, gumising ka! Alam mo sabi ng Miss Hoy, Arnel, sa agaling power! Ha? Grabe! Lala ko! Ang sabi ko, pipilit kayo naman? Kakakotse tayo! Gusto niyo magkaroon ng kotse? Yes! Yung asawa ko tumingin lang sa akin. Walang reaksyon. Bakit ang asawa ko kasi may kotse? May driver? Paminsan-minsan ang misis ko, may bodyguard pa. Anak ng isang general ang asawa ko. Generous daughter. May kaya sa buhay. Napaka-sosyal. Ha? Sosyal. Inakilala ko. Tanggal pagka-sosyal mo. Mahal na mahal ko yung asawa ko, nandiyan sa likod. Walang reaksyon. Kaya pala minsan, kapag magkukwento ka na sa magandang bagay, sa taong mahal mo, at hindi ka papakinggan, hindi sasalis at hindi ka mainiwala sa'yo, masasaktan ka. Sabi ko, baka ayaw ng kotse. Amante, after graduation, walang trabaho. Yes or yes? Yes! Graduation month ngayon, mag-celebrate kayo after graduation, walang trabaho. Yung mag-umagot mo ng 2008, 9, 10, 11, 12, at gagraduate ngayon, walang mga trabaho. 3 months na lang po ang hinihintay ko, mapopromote na naman ako next level sa managerial position. Ba't pa nag-resign? May mapopromote na naman. Alam mo kung bakit? Kasi na, bakit takot na realize ko? Ba't ko papangarapin isang bagay kung alam kong naman ang ending ko? Meron bang empleyado ngayon dito na part-timer? Meron po? Walang ma-open ha? Reality. Kung kayo ngayon ay contractual, malamang pangarap nyo ma-promote kayo na regular. Kung kayo regular, malamang
contractual, regular, ang tawag doon, pag regular kayo, gusto mo promote na bilang supervisor. Yes? Ngayon pa lang, tinanin nyo yung buhay ng supervisor nyo kasi yun yung future nyo. Kung nasa supervisory level kayo at gusto nyo ma-promote na manager, ngayon pa lang, tinanin nyo yung buhay ng manager nyo. Kung anong stress level meron siya, yun ang nag-aabang sa inyo. Yes or yes? Yes. Ba't kayo masaya ngayon? Ba't ako na-excite? Kasi nga, ang top earner, million-million ang kinikita. Ibig sabihin, kung ano ang present income ng mga top earners, yun ang future ninyong lahat. Tama? Now, 7 years na po ang AIM Global. Napatunayan natin na marami tayong ginawang milyonaryo, hindi lang isa, hindi lang ilang daan. 700 na distributors na ginawang milyonaryo. Hindi po yun tsamba. Kung tsamba naman, napakaswerte naman nun. Ilang libong tao, ilang daang tao ang nagkaroon ng kotse. May nakapunta sa Amerika, may nakualify sa profit sharing. At lahat ng mga incentive na yun, nakuha ng mga apply sa inyo. Ni Mor at ni Beth Alburo at ng kanilang pamilya. Ba't kayo maswerte? Kasi may pattern na. Tama? Kung ano ginagawa ng mga apply sa inyo, itunuturo lang sa inyo. Nung nag-uumpisa, yung mga apply sa inyo, nangangapa sila sa dilim. Babangga, madadapa, gagapang, hindi malaman ang gagawin. Kulang ang kaalaman, walang naniniwala kasi baon sa utang. Tama? Hindi pa ganun magaling masalita, walang resulta. Kaya kahit sila mag-invite, walang maniniwala sa kanila. Ang advantage ng mga apps yung hindi sila nainip. Ang ginawa nila, tumuli-tumuli lang. Kasi alam nila, nayayaman sila. Noong mga panahon na yun, na sila nag-uumpisa pa lang sa Englobal, kung konti pa ang lumayaman. Kaya mas mahirap. Tama, sila mismo walang resulta, paano ka man kukumbinsi ng tao kung ikaw mismo walang resulta? Ang advantage sa mga apply ninyo, hindi nasawa. Tumuloy-tumuloy. Ibig sabihin, kung sila man dati ay gumagapang, madumi, mabato, madilim, guys, napuntahan yung dulo. Ang ginagawa niyo ngayon, yung dadaan nila dati na lubak-lubak, na madumi, na mabaho, ang ginawa nila, sinimento, pinatag, nilagyan pa ng red carpet. Dadaan ka na lang. Dadaan na lang kayo. Kasi yung mga mali nilang ginawa, yung mga palpak nila, doon sila natuto. Kaya mas maganda ang mga bots ngayon. Mas baswerte kayo kasi mayroong proven system na ginawa yung mga apples ninyo. Alam na yung mga tuturo sa inyo. Kaya dito, kung mayroon kang tinatawag na humility, magpakubaba ka lang. Sundin mo lahat ng kasabihin ng esposo nyo, believe me. Wala kayong pupuntahan kundi ang pagiging successful sa negosyo nito. Tama mo doon. Ngayon, ang iba sa inyo, nagkataka, bakit itong oras eh, meron pang itong seminar? Tama? Kasi po, abnormal tayo. Ito naman eh. Alin nyo ba yung mga normal na tao? Alin yung mga normal? Anong araw ngayon? Linggo. Ang mga normal na tao, ganito ginagawa. Kasi malaman. Kapag nagkukwentuhan ng 9:30 na, kasarapan ng kwentuhan, bigla magpapaalam, uy, pari, kailangan ko ng umuwi. Sabi nung kambari, bakit? Pari, 9:30 na eh. O, ano mo kung 9:30? Pari, kailangan ko na matulog. Bakit? Inaanto ka na ba? Hindi pa. Kasi bukas, may pasok pa ako sa opisina. Tama ho ba yun? Normal yun. Kasarapan ng kwentuhan, bigla magpapaalam kasi matutulog na raw. Kasi napasok pa kinabukasan, normal yun. Tama? At habang nakahiga, pinipilit matulog. Matulog ka na. Tama. Kasi normal yun. Ang masakit, dahil normal ka, kasarapan ng tulog, gigising ka. Biglang mag-a-alarm. Normal ka kasi. Nasa inodoro ka nakapikit. Nagkakape. Normal ka kasi. To shower ka. Kasi sayang oras eh. Tutulog ko pa yan. Nasa jeep, tulog doon. Sayang oras kasi. Tama. Oh, pagpasok sa opisina, normal, babatiin ng boss. Plastic, sir, good morning, sir. Ang gwapo-gwapo talaga ni sir. Normal kay. Pagtalikod mo, mamatay ka na sana, busy ka, puro ka utos. Tama. Normal, nahabol sa traffic, may bandit clap. Tapos, ang sweldo magkano? Magkano sweldo?
Anong 10,000? 10,000 na sweldo. Yan ang sweldo. Gross or net? May tax eh, 1,000. Ang sweldo mo lang 9,000. Normal ka eh. Ang pagkain mo, 150 per day. Kakain ka 30 days. 4-5. Huwag mo kumpitin, memorize ko na yan eh. Ano kumpitin, kaya ko. 4-5 yung 4-5. Ang natira sa'yo, 4-5 na lang. Pamasahe mo, 1-5. Ang neto mo, 3,000. Grabe, napaka-normal nyo. Yes or yes? Yes. Tama. In global, abnormal. Bakit? 9:30 na, gising-magising pa kayo. Uuwi ka lang, tutulog ka lang, kapag inaanto ka na. Ang sarap kaya nun, abnormal ka. Gigising ka lang kung kailan mo gustong gumising. At kapag sinunod ko, sumunod ka sa sistema ng Englobal, ang kikisan pesos per day. Napaka-abnormal mo! Tanong, anong gusto nyo? Normal, abnormal? Palagpakan ng mga abnormal? Ang bad. Ang ganda tayo ng abnormal dito. Huwag kayo tingin-tingin sa sarilo. Huwag nyo nintayin kung kailang matapos magsalita. Huwag kayong matakot na puyat ngayon. Huwag kayong matakot malipasan ng gutom. Huwag kayong matakot mahirapan sa pag-uwi, sa pagsakay. Huwag kayong matakot baka pag-alitan ka ng asawa mo, magulang mo, o anak mo nyo. Huwag kayong matakot. Bakit po? Hindi pa kayo lahat nag-aim global. Lahat ng mga binanggit ko nangyayari na sa inyo. Yes? Oh, ngayon, mapuwit man kayo, mahirapan ka sa pag-uwi, hindi ka man lagi nahupuwit eh. Hindi ka man lagi na mahirapan sa pag-uwi eh. Kasi time will come, paano ka mahirapan sa pag-uwi, may sarili kang kotse. Kapag nagutom ka anytime, pwede ka magpupunta sa restaurant, bilhin ang gusto mong kainin. Ba't kaawain ng asawa mo, pag-uwi mo, daming dalang pera. Ha? Tama ko ba yan? Magsakripisyo muna kayo ngayon. Ladies and gentlemen, ang ginagawa nyo ngayon, napagkupuyat at pakinig sa amin, hindi ito para sa inyo lang. Ang ginagawa nyo ngayon, pakinig sa amin para ma-inspire kayo, preparasyon para gumanda ang buhay ng pamilya nyo. Tama ko yan? Ang sabi ko nga lagi sa mga talk ko, sa mga seminars ko, tanong, are you listening? Yes. Ang tanong lang, yung hubang kayamanan e pwedeng ipamana? Yes. Sagot, pwedeng ipamana? Yes. Kung ang kayamanan pwedeng ipamana, alam niyo ba na ang kahirapan ay pwede rin ipamana? Yes. Yes. Ang good news, kayo ang puputol ng sumpa ng kahirapan sa angkan niyo. Grabe, no? Ha? Kung mahirap si Lolo, kung mahirap ang mga magulang ninyo, okay lang yun. Tama? Pero kung kayo mahirap, ang tao kapag ipinanganak na mahirap, hindi mo kasalanan. Pero pag namatay kayong mahirap, kasalanan niyo na yan. Yes or yes? Tayo ang gumagawa ng ating buhay. Tama? Lahat ng tao kailangan ng magandang opportunity. Ang AIM Global na ito ngayon para ibigay sa iyo yung opportunity na yan. Guys, sa inyong lahat, hindi ko nahahabaan ang sasabihin. Ang sa akin lang, kayong lahat, kumbaga eh, naambunan ka na rin lang. Naambunan ka na rin lang. Magpaulang ka na ng todo. Tama? Huwag kayong magaira. Ako po si Ani Limpin, ang training director ng AIM Global. Alam niyo ba ba't ako nasarapan ninyo ngayon? Hindi ko po trabaho ang humarap sa inyo ngayon. Ang trabaho ko bilang part ng training team, umikot sa buong Pilipinas, mag-OPP, mag-NDO. At ang ginagawa ko, hindi ko trabaho to. Bakit ako nasarapan ninyo? Linggo ngayon, umaga nag-church kami ng pamilya ko, namasyal kami ng konti, meron kami mga personal na lakad ngayong gabi, dapat magpapahinga na ako. Ako pa ang tumawag sa mga sponsor nyo. Kay Mon at kay Beth Alburo. Sabi ko, nandyan pa ba kayo? Sabi, sir, andito pa. Pupunta ako dyan. Gusto ko makita. Ha? Gusto ko makita yung mga mukha ng gagawin natin. Mga mukha na magiging milyonaryo sa Englobal. Gusto ko makita. Ako pa yung lagi naniniwala
na masarap magturo kapag ang tao ay gusto magpaturo. Napakasarap tumulong kapag ang tao ay gusto mapatulong. Guys, lahat po ng biyaya meron ako ngayon. Kung anong buhay meron kami ngayon, yung lifestyle namin, material na bagay meron kami, lahat yan ay kaloob ng Panginoong Diyos. Ginamit ang AIM Global. Ang ginagawa namin, ibinabalik namin sa tao. Ang ginagawa ko ngayon, maging instrumento ko para maranasan mo din ang sarap ng may pera. Pag may pera ka, ang sarap tumulong. Yes or yes? Tama. So, ang M1 Dragon, dideclare ko, ang M1 Dragon, isa kayo sa mentor ko. Gagawin ko ang lahat para tulungan ang bawat isa sa inyo. Gagawin mo, every time makikita mo ako sa lugar, Sir Arnel, M1 Dragon po, yun ang code natin. Diba? Oh. Sino yung matay doon nakaraan sa mga seminar ko? Pag lumalapit kayo sa akin, Sir, Eamon Dragon, yung mga guests nyo, binibigyan ko ba ng oras? Malakas ng impact yon. Hindi sa bagang mayabang. Tama? Binibigyan ko ito ng assurance. Yan, si Sir Arnel, part ng training team, isa yan sumusuporta sa akin. Isabihin, may konsensya naman kayo, kung alam nyo na ako'y gigil na gigil, na tulungan at payamanin kayo, mas dapat kayong manggigil na payamanin ang sarili ninyo. Tama kasi unfair naman yun. Diba? Unfair naman yun, hindi ko naman kayo downline, hindi ako upline, gigil na gigil akong tulungan kayo. Tapos sarili mo, hindi mo tutulungan. Like, guys, lahat ng skills, goal setting, planning, trabaho ni upline Amon, tsaka ni Beth yan, magtiwala kayo sa mag-asawa at sa mga uplines inyo. Ako po ay dagdag lang sa inyo. Pero believe me, napakasarap po na dumating yung oras. Every time mayroon recognition, silver executive, gold executive, global ambassador, profit sharing manager, US travel qualifier, mga mukhang yan ang nakikita sa stage. Yun ang pinakamasarap! Tama mo ba yun? So, with that, ladies and gentlemen, sa mga nag-stay, alam ko rin na punong-puno kayo. Sa mga nag-stay, huwag kayong magala, sulit na sulit ang pag-stay nyo. Kasi ngayon pa lang, alam ko, kayo ang magiging millionaire in global. Okay ba kayo doon? Okay? Sa mga tao na sarapan kayo, hindi good luck, ngayon pa lang. Congratulations, mga future millionaires in global. Good morning! My name is Angel Limpin, and to God be the glory. Palakpak ng bayaman! Maganda ganda, tsaka HKJ Hazel. Million-million palakpak para sa ating mentor, Upline Arnel Limpin!